아이돌 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 이거 왕 아이돌 고 아이돌 낭만아 필리핀어 이거 왕 아이돌 세라핀 울고 나한 텀인가 봐봐엔 루이 살루도 이거 왕 아이돌 고 아이돌 낭만아 필리핀 kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga drive. Idol, 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 idol. Ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Ikaw ang idol, Serapin Ulpo, lahat kaming kababayan mo ay saludo. Ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Hapon mga kapatid and welcome po sa Maksyong Edisyon ng Wanted sa Radyo. Ang kakampi ng mga inaapit ngayon po ay January 31, 2024. Ako po si Shari Roman. And mga kapatid, makakasama po natin hanggang alas 4 ng hapon at ni JV Bernardes ng AXIAS Party List sa tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Quinto. Thank you Shari sa lahat po ng nakikinig, nanonood at sumusubaybay. Mula sa tanggapan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo, isang maganda at mapagpalang huling araw ng Enero. Ayun, natapos din ng Enero. Matatapos na. Matatapos na din. Parang haba ng January. Okay. Simulan natin, Attorney, yung ating programa no, sa Good News. Kung saan na naipanawagan po natin at lumapit sa atin si Ma'am Josie Balbino. Ito po yung humingi ng tulong sa atin para maipanawagan yung kanyang apo kung saan yung kanyang yung nanay nga po ni Bea Rose ay isang OFW. Ah yeah, ito yung, sumakay. Opo, yung sumakay daw po sa bus. Okay. Opo. Okay. At meron tayong flashback video para sa mga hindi po nakapanood ng segment, panoorin niyo po. Kailan po natin siya huling nakasama? Saan siya huling nakita? Ano po ang nangyari? No? Nalaman ko lang 12 na ng January. Eh yun po, tinago ng anak ko kasi natakot sila na ano yung mangyari sa akin. 15 days na po, sir, wala pa. Lisa, chat ka naman sa akin. Sabi ko sa'yo eh, huwag ka matakot, sabihin mo kung problema mo. Tuloy-tuloy pa rin yung pagtatanong namin sa kanya at kasama niya man po yung guardian niya kasi minor itong classmate niya and yung investigator ko po ang nakasign dyan. Paghihintay kami no ng update mula sa inyo. Lahat po naman ng kapitan ay na-inform naman at nagmumonitor na po. Kailan po natin siya huling nak? Okay. May kwento lang po natin. Siguro maganda si Lola na po yung magkwento kung paano po nahanap si Bea Rose. Nasa kabilang linya natin si Nanay Josie. Hello po ma'am, magandang hapon po. Hello, magandang hapon po Ma'am Charis, attorney. Ayan, magandang hapon po Nanay Josie. Una po sa lahat, no, kami ay natutuwa at nagpapasalamat sa Panginoon at sa wakas ay kapiling nyo na ang inyong pinakamamahal na apo. Ma'am, matanong lang din namin, no, Miyerkules po nung tayo ay nagkausap, paano po natin nahanap si Bea Rose? Nung nalaman ko lang po, sir, may tumawag na po sa anak ko na nandun po siya sa Cebu. Tapos po, nang malaman namin po, yun, lumitaw sila at sinabi na nandun po sa kanila si Bea. Sila po daw yung kumukpop sa bata. Tapos po, ang laking papasalamat natin, namin po sa kanila kasi inano nila yung apat po. At sa ngayon, nagpapasalamat po ako sa programa niyo. Tapos, kung hindi sa inyong programa, hindi namin po natutuntun kung nasaan po yung ako namin, yung ako po. At okay. Sa ngayon, nandun po siya sa anak kong isa sa Iloilo.
Okay. Nanay, ano, maikwento ko lang din kay Attorney JV kung ano po yung nangyari. Bali, January 26 po ay tumawag po yung sinasabing boyfriend daw po ni Bea. Kung saan nga po nanuluyan si Bea. Ah, pumunta siya. Sa boyfriend po niya. Ngayon po, yung nanay po ng boyfriend ni Bea, na si Eman, okay, ay tumawag daw po sa tatay ni Bea. Ah, nag-coordinate na. Nag-coordinate po. At nagkaroon nga po, dun nga po sa picture no, nagkaroon po ng pag-aharap doon sa barangay para po sa proper turnover po ni Bea. That's very good, Shari. Matanong ko lang, Nanay, Josie, ano po, kamusta na po yung kondisyon ni Bea ngayon? No? Alam ko, may kumupkup po kay Bea. Gusto ko lang malaman, hindi naman siya nasaktan, wala namang nangyaring masama sa kanya? Hindi pa po namin kasi po. Hindi po ko kasi po nakausap po si Bea. Panay ano lang po siya ngayon. Hindi po siya nagsasalita na masyado po, sir. Ah, hindi pa gaano nyo nakakausap si Bea. Well, naiintindihan po namin no yung sitwasyon. Ngayon, kasi last time, Shari, if you remember, nung Wednesday, parang meron nga atang hindi pa napagkakasunduan, no? Siguro may nangyaring tampuhan. Siguro nanay, no? Dahil kasama nyo na si Bea ngayon bilang lola po niya. Siyempre, siguro kausapin natin. Huwag po nating ano, biglain si Bea. Okay? Oo, at bantayan po natin, no? Si Bea, at siguraduhin po natin na nasa tama siyang kondisyon. Okay, wag po nating masyadong i-stress ngayon. No? We take proper consideration also of the psychological condition ni Bea as of today. Oh, nakausap na po ba niya yung mami niya? Last time umiiyak yung mami niya sa Hong Kong ba or Macau, no? Hindi ko na maalala. Hong Kong po. Ngayon po busy yata po siya eh. Kanina sabi daw niya, gusto niya yata mag-ordinate po sa ano po. Kaya lang po busy po daw siya. Oo, hanapan niya ng panahon, okay? Last time, hinahanap niya yung bata kasi hindi niya makausap. Ngayon na nandito na po yung bata, sana naman siya na yung maghanap din ng panahon para makausap si Bea. Kailangan po niya, no? Yung pamilya niya ngayon, makausap kayo ng masinsinan. Ayusin po natin kung anumang hindi pagkakaintindihan, no? Opo, sir. Mahalaga, ligtas po na nakauwi si Bea. That's right, yes, Shari. Po. Opo, opo. Sige po, Nay, kami po ay lubos po na natutuwa po na nakauwi po ng ligtas po at nakapiling po natin ulit si Bea. At ako po rin, ma'am, sir, napapasalamat din ng maraming po, lalo na sa programa niyo, special rapper po na natulungan po kanina, mahanap po ako po po. Opo, Nanay Josie, no, si Senator Rafi at si Congresswoman Jocelyn Tulfo ay natutuwa sa mga ganitong klaseng developments. Akalain mo, Shari, in the month of January, siguro mayroon ng mayigit dalawa no, na nananawagan sa atin, natagpuan. Yes, oh, at hindi lang sa'yo, attorney. Kahit yung sa mga ibang attorneys po na nakaupo dito, nahanap po agad. Very good. Yes. That's really good. Ha? Grabe yung reach ng ating programa. And nagpapasalamat din po kami sa kapulisan kasi nanghingi rin tayo ng tulong assistance sa kapulisan. They... nag-assign sila no ng kanilang mga tauhan, yung mga barangay naglabas ng or nagkalat rather ng information notice para mahanap itong si Bea Rose. Ayun. Okay. Salamat po Nanay Josie at magandang hapon po. Maraming salamat po sa inyong lahat po, Ma'am Shari at Attorney, lalo na po kay Therapy Call po sa inyong programa po. Maraming salamat po. At sana po marami pa kayo pong matulungan kagaya po ng iba-ibang mga problema po. Thank you, Nanay. Salamat po. Salamat din po, Nanay. Salamat po at magandang hapon po. Ayun. Okay. Oh, and ito naman, attorney, meron tayong update. Ito po, na-airin natin. Okay. At si Ma'am Maybelle Atienza, at humihingi po ng tulong na maipa-DNA po dahil tinatanggi po ng ama nung bata. Yung bata. Okay, at meron tayong flashback video. Panoorin niyo po. Ng relasyon itong tatay ng inyong anak. Hindi ko po in-speak na pamilyadong tao po siya na kasal. Hanggang sa nanganak po ko na nagkaroon po ng depresya yung anak ko. Kaya po ako humihingi ng sustento sa kanya.
Ngayon ay kailangan po ng sustento para po sa inyong anak. Ano po masasabi niya doon, Sir Marlon? Ay, hindi po mo makapagsustento sa kanya dahil wala naman po siya na patunayan po, ma'am. Ang kailangan po naming malaman, sir, kung ready kayo at willing kayo magpa-DNA test. Oh, sige po, opo, opo. Okay, sige. Ma'am, kayo po ba yung anak nyo? Okay po sa inyo na ipa-DNA test opo natin. Nagkaroon po ba kayo ng relasyon itong tatay ng... Okay. Ayan po, attorney, nasa kabilang linya natin si Maybelly at Yenza. Oo, ito yung sinasabi na ano, na tinatanggi nga po yung bata dahil ang allegation po ni Mr. Marlon, hindi lang naman daw po siya ang lalaki daw po ni Maybelly. So, okay. Paano daw po niya papanagutan tong bata? Ayaw niyang panagutan kasi tinatanggi niya na siya yung ama. Opo, dahil lang sinasabi, marami naman daw po itong partner, Maybelly. Maybelly, magandang hapon. Hello po. Hello po. Ayan. Maybelly, magandang hapon sa'yo. Okay. Magandang hapon. Nandito na sa studio, okay? Hawak ko dito yung envelope. Ito ang resulta ng DNA test. Apo. Okay. Na sasagot sa ating mga katanungan kung ito bang si Mr. Marlon Tiazon, nasa linya rin siya, no, Shari? Yes po. Yes, si Mr. Marlon Tiazon, siya nga ba ang tatay ng iyong anak? Okay? Apo. Mr. Marlon Tiazon, magandang, nakamute ata si Sir Marlon. Magandang hapon, Mr. Marlon Tiazon. Ayan. Okay, Mr. Marlon. Etong DNA test results na to, ha. Ito ang magdi-determine kung kayo ay may obligasyong panagutan, kung baka sakaling magiging positive yung resulta nito, hindi niyo pwedeng tanggihan, no? At the risk of any criminal liability patungkol sa pagsuporta, pag-alaga at pagiging ama, no? Just in case ng 3 years old na baby boy ni Maybelly Atienza. Okay? So, nasa akin na po ang resulta. Bigyan niyo lang ako ng konting segundo para hanapin. Okay? Nandito. Ano pong nararamdaman niyo, Maybelly? Excited na po. Parang confident, no? Confident etong si Maybelly. Okay. Si Mr. Marlon, kayo ba, Mr. Marlon, anong nararamdaman ninyo? Okay lang po, sir. Okay lang. Handa na ba kayong dalawa? Opo. Okay, eto, nakita ko na yung resulta ng ating DNA test. Wala sa Easy DNA. This is from Easy DNA, correct, no? Mm. This is a very credible DNA test center. Okay. Okay. Ano sa tingin ninyo, no? So, eto na, Shari. Okay, pinapakita ko po muna kay Shari para mapatunayan hindi ako nag-iimbento ng mga figures po dito. At later, may bibigay naman natin sa kanila, no? Yung copy. Itong copy ng resulta dito. Okay. Heartbeat daw. Kuya Ro. Hindi po, sa cellphone niya. Okay, ayan na. Okay. Hanap na. Mr. Marlon Tiazon, ikaw ay... Parang ako yung kinakabahan, Shari, no? Mr. Marlon, ha? Konting ano lang to. Konting suspense lang. Kasi dati napanood ko, no, dito kay Attorney Pau pa yung segment na to. Grabing pagtatanggi, grabing away, no, siguro yung nangyari. Pero this is it, no? So siguro ito, sabihin na natin, Shari. Okay. Ako na yung kinakabahan. Sabihin natin. Pero Sir Marlon, ano po ba tingin nyo? Positive o negative? Sabi mo, eh. Sa akin lang, kung ano po yung robot na resulta. Hindi, pero ano yung tingin niyo, sir? Ano yung hula niyo? Ano yung kutob niyo? Positive po ba na sa inyo yung bata o negative po? Ito po mamalam eh. Yung ano mo lang, yung nararamdaman mo, yung... Dati todo tanggi tong si Marlon eh. Oo nga eh. Anong tingin mo, Sir Marlon? Kung ano po lumabas na lang mo sa resulta,
Negative o positive? Parang kinakabahan na rin si Mr. Tianzon. Si Maybelline kaya? Oo. Oh. Maybelline, parang nakikita ko, no? Parang kinakabahan ka rin. Hindi, parang masaya si Maybelline, no? Parang confident naman. Pero of course, this is already a scientific test, no? Nagkaroon po ng DNA test. This is a credible information. So, sige. According to ECDNA, I'm holding the DNA test report. Mr. Marlon Tianzon, kayo po ay... Kayo po ang... Ang tatay ng bata. Okay? Based po dito sa DNA test report na hawak ko, ang sabi dito, 99.9999998% that you are the father of the 3-year-old na anak po ni Maybelline Atienza. Okay? If you gusto nyo po ng kopya ng itong DNA test report, ibibigay naman natin. Yes, Shari? Okay? Sir Marlon, ano po ang nararamdaman nyo po ngayon? Siguro sa panahon po ngayon, wala pa. Nararamdaman ako na anak kaya kasi hindi naman kami mong pasidya talaga nag-ibig kasi mong natera eh. Kaya siguro, ganun yung nararamdaman ko. Pero kung batang yun nabuo talaga sa walang hindi ko pera, ma'am, siguro matabi ko talaga na... So hanggang ngayon, hindi ka pa rin convinced, sir? Napa-DNA na natin lahat, hindi ka pa rin kumbinsido, sir, na ikaw po yung tatay ng bata? Yung mong pananagutan bilang isang ama, maaari mo. Gagawin ko yung mga parang sa bata. Okay, no? Well, yes, Sir Marlon Tianzon, no? Nakasaad naman po sa batas natin, no? Na pag ikaw ay ama ng isang bata, ikaw ay may obligasyong magbigay suporta. Okay. In fact, sa family code po natin, no, pati yung mga pag-aaruga, lahat 'yan, no, magsama sa kanilang mga ano para mapalaki sila ng mabuti ay obligasyon po ng mga magulang. Okay? And this DNA test report, Sir Marlon, okay, confirms that you have such an obligation. Okay? 3 years old na yung bata dito, Shari, no? Medyo overdue na po, Sir Tianzon, no, yung mga yung hindi natin naibigay ng mga suporta, yung pag-aaruga at pati na lang yung pag-acknowledge dito po sa baby girl natin, no? Shari, nakikita ko si Maybelline, no? Nagiging emotional na siya. I can understand. Pero Maybelline, no? Narinig nyo po yung resulta ng ating DNA test report. Si Sir Marlon nga, totoo nga yung sinasabi ni Maybelline, no? Na si Sir Marlon nga ang tatay ng inyong anak. Okay? Ma'am Maybelline, ano pong masasabi ninyo ngayon at napatunayan na nga? Masasabi ko lang po eh, talagang mag-obliga po siya kasi sa totoo lang, hindi ko po kayang sustentuhan yung gamot ng anak ko. Saka nagpapasalamat din po kay Therapy Idol at po kay Senador sa asawa niya na mabibigyan na po lang gamutan po yung anak ko. Yes, yes. Maybelline, no? Nakikinig ngayon si Mr. Marlon. Alam ko no na sa huling 3 taon ay hindi niya kinilala itong bata. Siguro Maybelline, no? Sabihin mo, ano yung mga kailangan ng inyong anak? Ano yung madalas na pinagkakagastusan ninyo? Ano yung plano nyo para sa bata? Para malaman din ni Mr. Marlon at maibigay na niya yung nararapat na sustento, suporta. Yung anak ko po talagang madami po pangangailangan. Kasi nga po, dati dito ako dyan, linggo-linggo. Ang sabi niya po sa akin, linggo-linggo, 500. Hindi na po daw siya magbibigay simula nung walang DNA test. Ang sabi niya po sa akin, hanggat hindi po napapatunayan DNA test, hindi po daw sila magbibigay ng pera. Kasi hindi niya naman po daw anak. Sabi ko, ako ba naman tanga? Napaligo-baligo sa regla. Ay magpapagamit sa iyo. Kung alam ko namang hindi na ako maglalakas loob po na manghingi ng tulong sa inyo. Kasi kahiyaan ko po yun eh. Mababahiya po ako. Kaya nagpapasalamat na rin po ako kahit pa paano. Kahit po ako hindi marunong, may tumulong po sa akin. Kaya sabi ko po dyan, pag hindi po ako tinulungan yan, talaga magsasampa po ako ng kaso dyan. Yan naman po sinabi niyan eh. Oo.
Yes, Maybelline, no, nakikinig dito si Marlon. No, so Mr. Marlon, gusto kong marinig from you, no, yung commitment mo na ikaw ay magsusustento sa bata. Noong pa po nagbibigay po ako diyan, sir, gawa ng hindi po kasi alam pa nung asawa ko eh, para pong bina-blackmail niya ako noon eh. Nung malaman na po nung asawa ko, naputol na po talaga ibibigay ko diyan. Kaya kung sinasabi po niya diyan na hindi ako nagbibigay sa kanya, hindi po totoo 'yun. Okay, well, yan na yung nakaraan, ha? Dati, meron pa tayong katanungan kung talagang anak nyo po ba talaga yung bata. Pero ngayon, nasagot na natin. Okay? 99.999998%. Okay? Iwag naman na sigurong hanapin pa yung 0.00002% na yan. Kayo po talaga, no? Ang tatay po nung bata na to. Sir Marlon, no? Ito na lang yung advice ko po sa inyo. Wala na pong pagtatangging magaganap. Okay, magpakalalaki na po tayo. Susustentuhan po natin yung bata at sana ayoko nang marinig, Shari, no, na si Maybelly ay magmamakaawa pa ulit para lang mabigyan ng sustento yung kanyang tatlong taong gulang anak. Okay? So, Sir Marlon, magpakatatay na po tayo dito sa baby girl na to. Maybelly, ha, you communicate with Marlon ano yung mga kailangan mo? Paano niya maipapahatid sa inyo yung tulong? Okay? Ay, sabi ko po, tulong po ay sa barangay na lang po nila kasi mahirap din naman po. Ano, ang hinihingi ko po yung sustento at pagkaagas ng anak ko. Kasi po may sakit po ito talagang tatlong taon na pong dinadaing din sa akin pag naangkat po ako ng gulay. Ano po yung sakit ng bata, Ma'am Maybelly? Ay, ayun nga po, sabi po sa akin ni Sir Rapi Idol na sabi po sa akin tutulungan po daw ako pagpapa-check up sa anak ko kasi tatlong taon na po kasi itong hindi nalakad. Lagi pong dinadaing. Ay, sabi ko po dun sa ama, kung wala itong sakit, kahit sarilinin ko na lang po, ako na po magpapalaki, ako na po magpapag-aral, hindi ko po guguluhin yung pamilya niyan. Ay, kaya ko po, para bang binalabog siya, gawa po nun talagang hindi po talaga nalakad ang anak ko. Hirap na po talaga eh. Lagi ko pa po kasama pagtitinda, kahit nakikita ng amang walang ya, wala naman ho talaga. Tinatanggi ho, ganun-ganun. Kung ano-ano sinasabi niyan, hindi ko ho pinapakinggan. Alos nagsasalita na nga po ang anak niyan eh. Gago ka, nagsasalita na nga po eh kasi, kumbaga konting awa, limos. Napakadamot ho niyan. Totoo lang. Daladalahan po din yan. Eh, sa anak niya naman po yun, hindi para sa akin. Kasi may kapansanan. Kung wala pong kapansanan, kahit ako na lang po, magpalakad, magpaakal lang anak. Alam naman po niya may anak pa akong isa. Dalawa po yun. Malaki na po yung isa nag-aaral. Alam po ka po sa gasusin. Sige po, ma'am, ganito na lang po. Asistehan pa rin po kayo ni Jen, yung reporter po natin, ma'am, ha? At sabi naman din po nila, attorney, sa AXIAS party list, kung may maitutulong po ang tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo, ay ilalapit na po natin sa AXIAS party list, ma'am, ha? Maraming salamat po kay Sir Idol Tulfo, tsaka po kay Senator Jocelyn, maraming salamat po. Congresswoman Jocelyn po and Senator Rafi Tulfo. Maraming salamat po. Opo. Sir Marlon, may mensahe ka na lang kay Maybelly? Siguro po eh, napatunayan na po na anak ko yung bata. Siguro po eh, tutulungan ko na lang po siya. Saabot po na akong makakaya. Mr. Marlon, ha, gusto ko lang i-correct yung statement. Ha? Hindi pwedeng siguro. Okay? kasi eto dito, no? Definite, no? Certain. Okay. Kayo po ang tatay, so hindi lang po siguro tutulong, okay? Tutulong po tayo. Gagawan natin yan ng paraan. Kami nga po sa AXIAS party list sa tanggapan ni Congresswoman Jocelyn, kami rin po ay dito, ay kung anong magagawa natin pagtulong ay gagawin din po natin. Pero kayo po na bilang ama, syempre, gumawa po tayo ng paraan. Huwag po nating sasabing siguro lang yung ating pagtulong, ha? Kasi sa akin po eh, marami din po kasi akong pananagutan, sir. Kaya sabi po, tutulong po ako, taabos po na akong makakaya para doon sa bata. Napatunayan naman na po na anak ko. Eh, ganun lang po, tutulong ako po siya. Okay, okay. Well, Mr. Marlon, no, yung dating kasi sa akin, parang naggumagawa na naman kayo ng mga rason. Dati, hindi nyo lang alam kung totoo bang anak nyo to. Ngayon, ang dami nyo daw biglang mga ibang obligasyon. Lahat naman po, no, ng mga magulang, marami rin pong mga obligasyon. Okay? Pero Sir Marlon, bumawi ka naman, tatlong taon na yung bata.
Okay? Ngayon ka lang magsisimula, kumbaga, na formally na nire-recognize siya na tutulong, no? I understand. Dati sinabi mo nagbigay ka na. Okay? Pero baka dati hindi bukal sa kalooban mo kasi nga hindi ka sigurado kung anak mo. Ngayon sigurado na tayo, wag lang siguro ha. Tutulong ka. Shari, imo-monitor natin 'yan. Imo-monitor natin 'to. Hindi nakakatuwa yung ganyan, ha. Meron ng resulta dito tapos parang biglang babaliwalayin natin. Kasi ang pangit kasi nang sabi, siguro. Oo, hindi nakakatuwa, no? Opo. Sige po, Sir Marlon, antayin niyo po yung tawag ng reporter po namin, Enda Mamibili. Tutulong po ang tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng AXIS Party List para po doon sa bata po. Okay? Opo, maraming salamat po kay, hindi ko po mabanggit yung pangalan po ni Sir Happy Idol. Maraming salamat na lang po. Sige po, salamat. Sa pagtulong po. Magandang hapon po. At Sir... Okay. Sir Marlon, mukhang marami pa rin siya. Nakamute ata si Marlon. Pasyon pong yan, siya po yung lumapit sa akin, sir eh. Nag-alok po siya sa akin isang bagay na sabi niya, kung wala akong pera, yung isang bagay na lang yan. Kaya yung bata pong yan, kung yaman ay nabuo, hindi hudo sa aktual na nagmahalang kami, nagsama kami, ibinahay ko siya. Wala naman pong ganun, sir eh. Sir... Tutulong, sir. Pag po siya nagsasalita dyan po sa istasyon, paawa po lahat eh. Siya lang lagi ang tama. Ano kaya po, susyatin niyo po muna kung anong pamuhay na mayroon yan? Oo, yung anak. Bago po niyo ako asukahan. Oo. Sa nangyari pong ito sa akin na matinding kahiyan. Hindi kung sasalibutan po katoliko, bawal. Sir, po kami regardless po no, kung yung bata ay nabuo sa pamamagitan ng pagmamahalan ng mga magulang, the mere fact na nandyan na po yung bata, meron na po tayong obligasyon sa batas. Okay, yun po ang sinasabi natin dito. And that is well entrenched, okay, in our laws, no? Hindi po natin pwedeng gawing excuse na hindi ko naman minahal, okay? Or minsanan lang namang nangyari po yan, no? It is not an excuse. Kasi sa sinasabi po yan dyan, na nagmahalang kami, nagsama kami, totoo po yan, siya po ang nag-alok sa akin isang bagay, may bultong pera eh. Paano magkakaroon ako ng pagmamalas ng tao sa isang bata na nabuo? Natural, lumabas na ng anak ko eh. Nagkaroon ako ng obligasyon. Tapos po, tutusin po, sir, dapat di ba siya nag-iingat dahil gawain yung bagay na ganun eh. Ngayon lang po nangyari. Kahit ako sir lalaki, may kaya din po. Kahit tayo lalaki. Babae po dapat. Sabi niya babae, responsibilidad po ng babae na umiwas sa ganung sitwasyon, sir? So parang kasalanan po niya na nabuntis siya, sir Marlon, kung tama po yung pagkakaintindi namin? Tama po, ma'am. Kasi, sabi nga po, ikaw, pare na lumapit sa manok, hindi mo to kain, ma'am. Tapos ngayon. Tapos ngayon, ako obligasyon, ako lumabas na kakayaya dito. Pare siya yung biktima eh, siya yung kawawa. Pero siya lumapit, hindi mo na siya kilala. Okay, so in short, sir, magbibigay po ba kayo ng sustento o hindi? Magbibigay po, ma'am. Dahil okay, sige po, tapos na po, sir. Ganun lang po ang gagawin natin, sir. Okay? Kung ayaw niyo pong magbigay, sir, tutulungan po namin si Mamibili mag-file po ng kaso. Sa akin kahihiyan yan. Hanggang dito, hanggang ngayon. Kaya sabi ko, Maybelline, ang masasabi ko sa'yo, tigilan mo na yung palalakit, baka marami ka pang mabiktima. Nakagaya ko. Okay. Sobrang na kayong laking kahihiyan ang ginawa sa akin. Okay na. Ayos na. Sige, makapag-ugnay. Anak mo, na pagkatapos mo magpakasarap. Ngayon, ako nga aanuhin mo. Ha? Pagkatapos mo magpakasarap. Binayaran kita. Nako. Binayaran mo nga ako. Binayaran mo ako. Binayaran kaharap ng asawa mo. Binigyan niyo ako 2,000. Sustento ba yan? Binayaran kita. Doon sa nangyari sa atin. Sige, okay lang. Kung ayaw mo magsustento, tutulungan naman ako. Kahit saan tayo magdating. Ayaw mo kas na resulta na anak ko yan. Oo, hindi naman tinatang. Anak ko pa rin yan. Hindi ko tinatang yung anak ko yan. Resulta na, ano gusto mo resulta para sa anak ko? Ikaw nga gina. Ano ba gusto mo? Naging biktima mo na ako. Na alam mo kahit pa paano makukuha ka sa akin. Tigilan mo na yung ibang mga lalaki. Marami kang masisira. Pamilya. Buhay. Kaya nito. Buti kahit pa paano maunawaan ako ng asawa ko sa nangyari sa akin. Kung hindi, mayroon kang pamilyang nasira. Ikaw wala ng pamilya. Ikaw wala ka naman pamilya eh. Dahil babae ang kasama mo. Dahil babae ang kinakasama mo eh. Oh, makinig ka kay Arlene! Ito lang ang masasabi ko, tigilan mo na yung mga gawain mo, hindi maganda. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Magpasalamat ka na. Maraming salamat.
Ma'am. Okay, okay sige po. No, narinig po kayo ni Maybelline, no, Sir Marlon. Okay? Basta sa akin po, sir. Gagawin ko po yung abot ng aking makakaya. Nauukol doon sa bata. Susuportahan ko po siya. Ayan, okay. So may obligasyon po tayong sumuporta, ha? Okay. Dito, wala, sir, wala pong biktima sa inyong dalawa dito. Ang biktima dito ay yung bata. Okay? Kung hindi masusuportahan yung bata, siya ang biktima dito. Okay? So kung anuman ay yung nangyari sa inyo dati, eto na yung naging resulta. Panagutan na po natin. Okay? Malinaw naman na po yan. Sir, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo sa kay Laro kay Sir Tulpo. Yan po sa inyong station sa nasabi ko. Sasama lang po ng loob ko dyan. Maraming po salamat. Okay, basta sir ha, ano na lang, tatanggapin namin yung hingi mo ng paumanhin, pero kami ay umaasa na yung bata ay masusuportahan, masusustentuhan yan hanggang sa pagtanda. Okay? Okay po sir. Alright, sige, sige. Maybelline, na bibigyan ka namin ng kopya ng DNA test report. Imo-monitor din namin ha kung magbibigay itong si Mr. Marlon Tianzon. Tapos na yung issue, okay, kung meron siyang obligasyon. Nasagot na natin yun, meron po siyang obligasyon. Kung ano man yung away ninyo, ay ano pa yung hindi nyo pagkakaintindihan yan, iset aside na natin kasi may bata na nangangailangan ng aruga, may bata na nangangailangan ng tulong, ng sustento at suporta. Okay, isang ala na lang natin dun sa bata. Okay? Opo. Alright, sige Sherry. Salamat po. Sir Marlon, bibigyan na rin po namin kayo ng copy. Pakibigin na lang din po doon sa misis ninyo. Ayun. And okay. Gayon din po kay Mami Billy. Maraming maraming salamat po. Newsbreak muna po tayo, attorney. At oras natin ay 2:31 po ng hapon. At ang oras po, mga kapatid, ay hatid sa atin ng family rubbing alcohol. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. And Pagoda air freshener, paboritong air freshener ng bayan ng Clean Fuel. Mga kapatid, humabol na kayo. Dahil tuloy pa rin po ang Paskong panalo ng Clean Fuel. And gas up worth 1,000 pesos po of fuel products. At maaari po kayong manalo ng brand new Toyota Raize, Vespa motorcycle and 1-year free fuel supply. At saka dakarga po natin tuwing Sunday. Sa simula po ng promo, meron po tayong Sunday double your raffle entry ka pa. Kaya mag-download na po kayo ng bagong Clean Fuel Rewards app dahil sa bawat karga po ninyo ay siguradong panalo ka. And also, Samsung Plus Herbal Capsule Gold na mabibili po sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Magbabalik po ang Wanted sa radyo. Diyan lamang po kayo mga kapatid. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Binatilyo pa lang ako noon, madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon. Isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato, epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine
ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Dear Sky Cable subscriber, switch to Signal's postpaid plan and enjoy up to 3 free months with no cash out by showing your Sky Cable Pay TV bill. Apply online at qrco.de/signalapply. Messages at m.me/buysignal. Call #88-555 or visit a Signal store. Learn more at qrco.de/switch to Signal. Promo ends March 21, 2024. Terms and conditions apply. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB-181755, Series of 2023. Hashtag move on to awesome. Hashtag move to signal. Bangon na bangon po ang husay ng anchor na nagbubukas ng ating mga umaga sa Radyo 5 True FM. Buong pagmamalaki po naming binabati ang ating early morning anchor ng programang Bangon Bayan with Mon na pinarangalan ng Gawad Pilipino Awards 2023. Si Mon Gualvez ang itinanghal bilang Outstanding TV Reporter of the Year sa Dangal ng Bayan category. Ang tema ng parangal para sa taong ito ay Duyan Ka ng Magiting. True na true po na ang masipag at maagap na News 5 correspondent ay certified magiting na mamamahayag din. Congratulations, Mon Gualvez, kapatid! Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Rafi Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 2:38 po ng hapon at nagbabalik pong Wanted sa Radyo. Pero bago ang lahat, nais ko lamang batiin ang napakapogi. Napakapogi. Chief of Staff ng aking Congressman Ralph Tulfo. Nag-iisa. Nag-iisang napakapogi talaga. Attorney Joren Tan, happy birthday. Ayan. Happy birthday, Attorney Joren. And spoiled ako dyan, Attorney Joren. Mahal na mahal kayo si Attorney Joren. And hindi po si Joren yung jowa ko na nasa Instagram ko. Ang dami nagme-message. Yung jowa ko na si Attorney Joren, hindi po. Pero sobrang thankful ako, Attorney, na na-invite ako kagabi. So thank you very much. Ang saya-saya ng birthday party kahapon niya. Ayan, happy birthday, Attorney Joren. Attorney Joren Tan, ang Chief of Staff po ni Congressman Ralph Tulfo. Ayan. Thank you, Attorney Joren. Happy birthday. Okay. And, Attorney, syempre, yung mga kababayan po natin na OFWs, sa mga nais pong humingi ng tulong sa tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo, nasa screen po ninyo yung landline and yung cellphone number na pwede po. Yes po, no? Maaari po kayong tumawag sa 8293-9209. At kami rin po ay may mobile. Ito po ang 0917-899-5000. At ayun, no, Shari, maimbitahan ko na lang din ang lahat. Sa Facebook page po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo, siya po yung naka-white Filipiniana. At ang i-follow po natin, ha, kasi ang daming fake accounts, Shari. So yung may blue verified mark, sa ngayon po ay meron na po siyang mahigit.
160,000 Facebook followers. Okay? So sa mga nangailangan po ng tulong, yung nasa screen natin kanina, tawag lang po. Diyan po, no? So, Facebook page ni Congresswoman Tulfo. Yes, okay. Ito po, attorney si Sir Tirso Mapatak. Mapatak, tama po ba, sir? Opo, ma'am. Humingi po si tatay ng tulong na mapaimbestigahan po ang ikinamatay ng kanyang anak. January 21 po ito, 5:45 po ng gabi sa Barangay San Miguel, Tarlac City. At meron tayong video ng pangyayari. Panoorin po natin. Ayan po si Mark Tirso na nakaupo na at napapaligiran ng mga tao at kinakausap po ng mga talon. Ito po ay kumbaga parang tinalian yung kanyang kamay at binubuhat. Ayan, binuhat na po ng mga tanod. At base nga po sa video, ito daw po ay kumbaga nagwawala. Okay, para malaman po natin na yung buong detalye. Una sa lahat, Tatay Tirso, kami po ay nakikiramay. Tausap po nakikiramay po ng Raffy Tulfo in action. Tatay Tirso, maaari niyo po bang maikwento kay Attorney JV kung ano po ang nangyari doon po sa video? Yes, ma'am. Bali, tumawag daw po ng assistant yung nanay ko. Okay. Sa barangay. Regarding doon sa anak ko po na nasa labas ng bahay. Alright, sige po. Bali yung anak ko po, gusto nang pumasok sa loob ng bahay namin. Pero itong nanay ko, ayaw po niya papasukin kasi gusto po niya na hindi matulog yung anak ko ng maghapon para sa ganun, makatulog po siya sa gabi. Okay. Ilang taon na po no, itong anak po ninyo? 21 na po siya. 21 years old? Opo. Okay. Sige po, ano pong sumunod na nangyari? Yun po, nung umaga pa lang po siya, yung anak ko, mga 7 a.m. ng January 21 Sunday, pinalabas na po siya ni nanay. Alright, sige. Tapos, nandun lang po sa labas, hindi naman po binibigyan ng pagkain at ng tubig na may inom. Tapos, hanggang umabot na nga po siya ng maghapon doon sa labas nung araw na yon. Hanggang nagalit na din po yung anak ko dahil hindi makapasok ng bahay. Doon na po nagtawag yung sininanay. Bakit po nasa labas? No? Bakit hindi papasukin yung bata? Kasi ayaw pong patulugin ng nanay ko sa araw. Ayaw niyang patulugin sa araw. Opo. Ayun, dito sa screen nakikita ko ngayon. Sir, i-confirm niyo lang, no? Yung anak niyo po, si Mark Tirso Mapatak, siya ay may condition, no? Mayroon siyang schizophrenia. Correct po. Okay, with psychotic symptoms. Opo. Okay, so I think factor yan, no? Kaya gusto ni nanay, ni lola niya, na dun lang muna siya sa labas. Opo. Okay? Pero kamusta yung behavior niya noon? Okay naman po siya sa labas. Hindi ba siya nang gugulo? Hindi ba siya nag-aamok? Mga ganong klase? Okay po. Wala naman po siyang ginagawa masama sa labas. Okay. So, paano pumasok yung ating mga tanod? Nanghingi ng tulong yung inyong nanay, yung lola? Opo. Naghingi okay. Po ng tulong si nanay. Bakit siya nanghingi ng tulong? Para dalhin daw po sa hospital. Dadalhin na yung bata sa hospital? Opo. Okay. Tapos, dumating yung mga tanod. Opo. Pero at the time, sir, no, naku-curious lang ako, ha? Kasi to the point na nanghingi ng tulong yung si Lola, ano na po ba yung ginagawa that time ng inyong anak? Bali, wala naman po siya. Kasi ano naman po siya? Nakikipag-cooperate naman po siya. Nakikipag-cooperate naman? Opo. Okay. Pero kinailangan, no, ng Lola ng tulong from the tanod? Opo. Okay. And dumating po yung ating tao sa barangay. And ano po nangyari? Tinalian po yung anak ko. Doon po yung nag-cause ng panic. Itinali na nila? Opo. Pagkatali po nila? Sinakay na po sa tricycle na yung kolong-kolong po. Okay. And then dadalhin saan? Sa hospital daw po. Sa hospital? Opo. Okay. Sige. So bali, ang nireklam, ang gusto mong mangyari ngayon. Okay. So pagdating ng hospital, ano nangyari? Bali, pagdating po sa ospital na malapit sa amin, hindi po na-entertain. Hindi siya na-entertain? Opo. Bali, nilipat po sa malaking ospital sa Tarlac City. Anong hospital to? Ito ba yung usual na hospital or yung psychological ward? Parang ganun? Hospital lang po. Sa hospital talaga? Opo.
Okay. And then anong nangyari na doon sa inyong anak po? Bali, pagdating daw po ng ospital, accordingly, sa mga barangay Tanod, ay sabi po nila, allegedly, tumalon daw po ng kolong-kolong yung anak ko. Ah, tumalon? Opo. And then, na-injure? Opo. Nagka-injury, tapos? Tapos, dinala na po tuloy-tuloy sa ospital. Okay. So, kamusta na siya ngayon? Bali, sa ospital na po siya namatay. Ah, namatay, no? Ayun, nakikiramay po kami, no? Sir Tirso. Okay, attorney, maaari din po nating pakwento kay Lola yung detalye dahil may alam din daw po si Lola Rosalina kaugnay po sa insidente. Sir, wala kayo nun doon sa bahay? Wala po ako, nasa trabaho po. Si Lola yung nandun? Yeah, po. Okay, magandang hapon po, Lola Rosalina. Magandang hapon naman po, attorney. Ayun po. Nanay Rosalina, no, nabigyan na kami ng paunang salaysay ni Sir Tirso Mapatak. Nakikurious lang po ako, Ma'am Rosalina. Bakit po kinailangan nating tumawag ng tulong mula sa mga Tanod? Kasi po, sinabi po niya, kasi po yung bata po wala na po sa sarili. Nagpunta pa nga po sa chapel ng bandang 7 o'clock at nangalabog po doon, nabulabog daw po yung mga nagsisimba. Hinatid po dito sa bahay, ayaw pong pumasok ng bata at sabi po niya at may white lady daw po sa loob ng bahay at may chingchong koreano po. Okay, okay. Ayaw po ng bata na pumasok po, pinipilit po namin. E nung kwan po, bandang 10 o'clock, ay 9 o'clock, napapasok po namin, pinilit namin, nang gulo na po dito sa loob, pinaktan na po yung caregiver at saka po yung mami niya. Okay po. Okay. So parang in other words, nagwawala na si Opo. Mark Tirso. Kaya kinailangan nyo ng tulong from the barangay para siguro i-restrain etong Opo. Si Mark Tirso. Kahit ganun naman po, attorney, tumawag po ako sa tatay niya kung anong gagawin namin kasi po nagwawala na po sa loob ng bahay itong bata. Opo. Ang sabi po ng tatay, tumawag ka ng barangay, itali na lang. Ngayon po, tumawag po ako, itinali po nila pero po yung mga tela po na panali at pumot po. Okay. Tapos po, nung bandang 10 o'clock po, nakalabas na naman po ng bahay, naglulupasay po doon sa harap ng chapel, alas 11 po ng umaga po, bilad na po, pawis na pawis. Ganun pa man po, inaalo ko na umuwi. Ayaw po, lumakad na naman po. Hanggang po doon sa harap po ng Camp Aquino Elementary School, tinuntun po niya yung highway. Wala na po sa sarili yung bata, kaya nga po, tumawag po ako sa tatay na umuwi. Baka sakaling yung tatay ang pakinggan niya, attorney. Yes, ma'am. Hindi naman po nakauwi itong tatay. Gabi na po nakauwi, patay na po yung anak niya. Nakita ko po, attorney, na yung pagtakbo-takbo po niya sa highway is nabaliktad po. Tumihaya po. Okay po. Tapos po, bandang hapon po, paglakad-lakad na naman po dahil nga high blood po ako, hindi ko na po kakayanin yung init ng araw po sa labas. Kaya barangay Tanod po ang sumunod sa kanya. Yun na po ang hindi ko nakita, attorney, na pangyayari. Okay. Ma'am, dito kasi nun sa incident report na galing po sa ating Tarlac City Police Station, nilagay po dito na during the transportation habang dinadala etong si Mark Tirso po papuntang hospital, siya raw po allegedly ay tumalon mula dun sa vehicle, yung kalong-kalong na tinatawag, na siyang naging rason para magkaroon siya ng head and body injuries. Ay, hindi ko po nakita yun. Oo. Sir, ay ma'am, ganito na lang po, no? Nasa linya rin po natin, no? Yung mga nirereklamo natin, ito po yung mga barangay Tanod ng Barangay San Miguel, Tarlac City. Magandang hapon, Mr. Joseph Calios. Hello po, Sir Joseph. Magandang hapon po. Line 2. Hello po, Sir Joseph. Okay, naputol lang po saglit.
naputol, no? Nandiyan pa po ba si Lola Rosalina? Andito po yes. ako, sir. Ma'am, i-confirm ko lang, no? Kasi parang narinig ko po sa inyo kanina, yung instruction na itali yung bata, tama ba, ay nanggaling dito sa kanyang tatay, kay Sir Tirso? Opo, opo. Kasi nga po, binugbog na po yung nanay dito sa loob. Nag-iyak-iyak na po yung nanay. Nakikita pa nga po ni Tirso mapatak. Yung asawa niya, umiiyak. Binidyo call po namin. Nag-uusap sila. So naging, ano na nga, no? Naging aggressive. Nagwala talaga yung bata. Opo. Oh, oh. Well, kaya nga sorry, po, hindi na po makontrol. Ito yung mga, madami akong nababasa no, patungkol sa mga schizophrenia. Opo. So, pero, well, they have special needs, no? Opo. May, nanay, may maintenance po ba na iniinom si Mark? Wala po. Hindi po inasikaso ng nanay niya. Ay. Kasi po, ganito po yun, ma'am. Nag-enroll po sa... Okay, Anik, nanay, saglit lang po, no? Saglit lang po, nay, pasensya na po. Nasa linya natin, attorney si Joseph Calios. Sir Joseph, na yung barangay tanod po na... Ah, okay. Hello. Sige, magandang hapon, Mr. Calios. Opo. Opo. Sir, nandito po, no, yung tatay po ni Mark Tirso Mapatak. Siya po yung may special needs na parang ni-rescue ninyo noong... January 21. Okay? So, ang dito sa incident report na binabasa ko, okay, sinasabi na nagkaroon siya ng head injuries nung siya ay tumalon, nung siya ay hinihatid ninyo sa hospital. Matanong ko lang, Sir Joseph, no? Ano po yung nangyari dito? Mula nung yung barangay ay rumisponde? Sir, humingi po ng tulong yung lola sa amin na pakalmahin. Yun lang po ang inano niya, humingi po ng tulong. Wala na po ibang ginawa kundi tumulong lang po. Pero po yung manakit, hindi po namin ginawa sa kanya yun. Yun po, tumulong lang po kami. Okay. May nakita kaming video kanina, no, Mr. Calios, na apparently parang itinali etong si Mark Tirso. Can you confirm that? Yeah, sir, ang nag patali po niyan is tatay niya. Ah, yung tatay niya mismo? Opo, yung tatay na po niya. Sir, can you confirm, no, na... Wala pa akong sinabing ganun. Well, actually, yun din yung sinabi po ng lola kanina, no? Na opo, yung opo, utos yun. Down na itali yung bata. Kasi nga, nagwawala na siya eh. Siya rin, no? Mm-hmm. So, well, nanggaling na rin sa pamilya. Ganun na lang natin ipagpalagay. Okay? So, nanghingi ng tulong sa tanod natin. So, tinali niyo yung bata. Anong ginawa niyo after itali? Tali po, sinakay po namin sa kolong-kolong at then po, yun lang po sinakay namin tapos tinakbo po namin dito sa malapit na hospital. Then po, nung wala pong doktor, inilipat po namin siya sa PLDH. Doon na po. Oo. Ano nangyari? Kasi dito sa incident report dito, ang sabi, tumalon siya from the kalong-kalong. Hindi po siya tumalon sa kolong-kolong po. Kasi po, kung tatalon po yan sa kolong-kolong, bababangga po yan. Okay, so ano pong nangyari? No, nahulog ba siya doon? Yung mga, maga na po yun, yung mga pagtalon niya sa tricycle na sinundo. Yun lang po, wala na pong iba. De, sir, ang tanong ko lang, no, Sir Joseph, para malaman lang din no, ng pamilya, paano po siya nagkaroon ng injuries? Yung injury po yun, yun po yung pagtalon niya sa tricycle nung mga kapo yun, yun lang po yun. Okay, so lumalabas... ano na ba yung behavior ni Mark Tirso no, nung siya ay dinadala nyo na papuntang hospital? Malakas po ang pangangatawan niya at malakas po siyang kumilos. Oo. So ano pa rin siya, no? Ang tawag dito, Shari, nag-restrain pa rin. Nagpupumilit, kumbaga ganon. Opo, nagpupumiglas po. Sir Joseph, tama po ba kung may naikwento po kayo na may kinagat daw po na isang barangay tanod Yung din kinagat po niya is yung tela po. Muntikan po siyang kinagat. Nakagat po niya yung dalawang barangay tanod. Nakagat po niya yung dalawang barangay tanod. Yes, attorney. Habang nasa vehicle na siya, sa tricycle. Habang pinatali po. Oh, well, the way it appears to me right now, Shari, no? Well, kinailangan talaga ng ating mga barangay tanod na i-contain, i-restrain si Mark Tirso. In fact, yung lola na rin po, no, yung nagpatulong sa kanya. Nagpatulong sa mga tanod natin. And in fairness to our tanod, they brought yung ating Mark Tirso sa hospital. Opo. Okay? Now, nakalagay sa incident report ng barangay police station na siya po ay tumalon, no? Jump off from the kalong-kolong along their way to the hospital.
Siguro makausap na lang din natin representative from the police, no, Shari? Yes po. Nasa linya po natin si Police Chief Master Senior Paul Pariñas, Investigation Section po ng Tarlac City PNP. Ayan po. Magandang hapon po, Chief Master Pariñas. Yes sir, magandang hapon din po. Ayun po. Si Attorney JV po ito ng ACCIS Party List. Sir, patungkol lang po dun sa insidente no nung January 21. Ito po yung itinakbo sa hospital si Mark Tirso. Meron kasi ako dito nababasa sir no na police incident report. Mari niyo po bang ipagbigay sa amin anong naging resulta ng inyong investigasyon? Ang basihan lang namin po sa ginawang police report po ng IOC natin o yung investigation ng case, kung ano yung mga nakalap niyang allegation ng mga tanod. So doon po siya nagbase. So malamang na nagkamali sila sa sinabing vehicle kung saan siya tumalo, nakulong, which is kulong-kulong yung nasabi. Kaya yun po ang nabanggit sa ginawang police report po. Okay. At while on process of investigation is nakagawa na po kami ng autopsy, inaantay na lang po namin yung result para meron po kaming basihan. So may nangyari na pong autopsy, no? Chief Master, Sergeant? Yes, sir. Pero yung result na lang po ang inaantay. Okay. Yeah, kasi I think paki-confirm lang, no, sir, no? Ang gusto nyo lang pong mangyari dito is gusto nyo lang naman malaman kung ano talaga yung nangyari. Yes, sir. Okay. So yes, far, sir, Chief sir. Master, Sergeant, may nakikita po ba tayong kapabayaan mula sa mga tanod natin dito? Wala naman sir, dahil depende sa mga nila, yung nga, tumulong sila at ginawa naman nila yung trabaho nila. Ang ini-establish lang natin kung totoo bang tumalon sa sasakyan noong time na dinadala sa hospital. Kasi pag nakatalon yan, ibig sabihin may konting kapabayaan bakit nakatalon. Pero kung hindi naman sa mismong sasakyan ng tanod tumalon, wala naman po tayong nakikitang kapabayaan ng mga tanod natin. Okay, well, ganun din, no? Parang ganun din yung nagiging pananaw ko dito, Shari, na yung ating mga tanod ay rumisponde lang naman sa hingi ng tulong ng lola ni Mark Tirso. At sa sinabi na rin naman ni Nanay Rosalina, siya yung nandun sa bahay, na talagang nagwala na itong bata at in fact, sinaktan pa yung kanyang magulang. So obviously, yung ating barangay ay ginawa lang naman nila kumbaga po yung trabaho. Pero para lang po mapanatag yung pamilya, nandito po si Sir Tirso Mapatak. Sir, nagkaroon na raw po ng autopsy. Okay? Opo. As of now, I don't see, wala po akong nakikitang naging parang kapabayaan. Kasi sinabi naman nila, no, na kahit na nakatali na po yung si Mark Tirso, syempre nagpupumiglas pa rin siguro siya. Kasi nga, yun yung nature, no, ng mga may schizophrenia. Opo. And sabi nyo rin, no, na kinagat din niya yung dalawa nating mga tanod. Naiintindihan ko po, no, yung ating sitwasyon ngayon. Gusto nyo lang maliwanagan. Okay? Meron na pong autopsy na kinandak po, narinig nyo kay Chief Master Sergeant. Hihintayin na lang natin yung resulta. Okay? As of now, wala naman po tayong ebidensya. Wala rin naman pong nakakita na kumbaga pinatalon nila or itinulak nila po yung bata. So, just to be fair to our tanods, let's wait for the autopsy report. Okay? Chief Master Sergeant, hanggang kailan po kaya natin makukuha, no, yung autopsy report? Sir, nasabihan naman yung si Sir Mapatak na within 2 weeks is may release yata yung result. Kami din po naman yung unang sasabihan ng forensic unit natin kung available na yung result, tatawagan po kami, informahan po kami. Okay po. Ayun, sige po. Maraming salamat po, Chief Master Sergeant Pariñas. Yes po, sir. Oo, pa-communicate na lang ha yung magiging report po ng result ng autopsy. Okay, sir. Makakaasa po yung pamilya po. Alright, thank you, Chief Master Sergeant. Okay, nasa linya na rin natin yung kapitan po ng Barangay San Miguel, Tarlac City. Cap Sergio Canapi Jr., magandang hapon po. Hello. Yes po, Cap. Opo. Ayan, Chairman, magandang hapon. Si Attorney JV to ng ACCIS Party List. Yes, na, sir. Narinig na po namin, no, yung panig ng inyong mga tanod. Yes, nandito rin po yung nagre-reklamo. Okay, so yes, so far, no, base po sa mga narinig ko, parang rumesponde lang naman, no? Yung mga tanod natin dito, wala naman po tayong basihan for now
para sabihin na merong foul play na naganap. Okay? Wala po, wala po. Oo. Pero chairman, sige, nandyan naman po kayo sa barangay ngayon. Baka mayroon lang po kayong maidadagdag na impormasyon na hindi pa nasabi dito sa ating programa? So far, lahat naman po na sinabi, totoo eh. Okay, okay. And you can vouch, chairman, no? Can you vouch na itong mga tanod po ninyo ay talagang ginawa yung proper procedure dito? Opo, opo. Ginawa nila dahil sinabi ako po sila dapat lagi pag ganyan. Maximum tolerance. Yes, maximum tolerance. Walang sila ako ang bigay ko instruction lang po susundin niyan eh. Eh, nagbigay ng instruction yung tatay ng bata. Sinabi sa akin, sundin niyo ako ng pinagagawa. So, yung mga sugat niyan, naging epekto lang po ng mga nadapa-dapa siya dahil mataba po yung bata, obese. So, pinsasakbo siya, madadapa siya, natumbalan siya, tumasama yung ulo niya, pasumsum. Ganun po nangyari, isa yan sa mga galos niya. Ayan, well, that is consistent naman siya rin, no? Doon sa sinabi kanina ni Nanay Rosalina, yung lola nung bata. Okay? So, Chairman, well, yeah, that's correct, no? Maximum tolerance yung i-employ natin as much as possible, given, especially na may special needs, yung ating nagpapa-rescue dito. Tama po, no, yung ginawa natin. And so far, no, inuulit ko lang po, no, we don't see, personally, no, opinion ko, I don't see na merong naging kapabayaan so far nung ating mga tanod dito. Sir. Pero siyempre, Chairman, yung pamilya po ay nanghihingi lang. Gusto lang talaga nilang mapanatag yung kanilang loob. After all, namatayan po sila ng anak, no? Nawalawaan po namin yan. Nawalawaan po namin yan, sir. Kaya kami naman eh, open naman kami kung ano man ang gusto nyo itanong. Actually, nung umaga, tinulungan po namin sila hanggang sa kulinarya, pati yung kagawad ko. Sila lahat ang nag-assist para maayos yung ano niya. Yung sa para sa burol niya. Ayun, that's good. That's good. Well, yes, Chairman. No, well, of course, we appreciate yung tulong pa rin na ibinigay po ninyo sa namatayan, no? Sa pamilya, yes, sa pamilya po nila. So ayun, ganun na lang po, Chairman. No, we will wait the autopsy report. Opo. Para lang mapanatag po yung pamilya ni Mark Tirso Mapatak. Yes, opo. Okay. Sige, maraming salamat po, Chairman Sergio Canapi Jr. at sa ating mga tanod, sina Joseph Calios at kay Crisanto Calios. So, sir, no, narinig po natin, no? Narinig dating lahat, no, yung panig po. We have from the police, we have from the tanod, the chairman, and also from yung lola, si Rosalina Mapatak, no? I understand gusto nyong mapanatag, pero as of now, I think I don't see any foul play. Wala po ako nakikitang foul. In fact, doon nga po, no, sa sinabi po nila, even nung nangyari na yun, dinala pa nila yung bata sa hospital. Okay? I don't think na kung meron talaga silang intention na saktan yung bata or anything na masamang balak, I don't think na they will sasaktan nila then dadalhin po nila sa hospital. But of course, we will get the autopsy report. Nasabi na po natin kay Chief Master Sergeant kanina na bibigyan po kayo ng kopya ng magiging autopsy report. Muli, kami ay nakikiramay sa pagkamatay po ni Mark Tirso Mapatak. Okay. Sige, sir. Aasistehan po namin kayo, sir, sa Tarlac PNP para po sa autopsy, sir. Antayin niyo lang po yung tawag po ng staff po namin. Pakitulungan na lang po kami, ma'am. Yes. Oo. Mm-hmm. Opo. No, ito naman, no, kung sasabihin ng autopsy report na may naging pagkukulang, of course, no, we will ensure din na lahat ng may liable ay of course mapapanagot din natin. Maraming pasalamat, attorney. Oo, opo, sir, no. Salamat, so sir. Based lang dun sa mga natanggap natin, syempre hindi natin pwedeng i-accuse yung ating mga tanod kung ginagawa lang naman nila yung kanilang trabaho. During the transport, attorney, from sa bahay to hospital, bali wala na kasing nakakakita sa anak ko. Opo, yung opo. Yung limang tanod na lang po yung on board lahat. Yes. Well, sige. Naintindihan ko, no, na siyempre gusto nyong malaman ano talaga nangyari kasi wala na kayo doon eh. Wala na rin si Lola po doon. Darating po yung autopsy report at malalaman natin based on the wounds or the injuries na he suffered, ano kaya yung naging rason, naging kadahilanan, siya ba ay itinulak, siya ba ay may foul play bang naganap. Okay? Malalaman po natin sa autopsy report pero hindi po natin pwedeng pangunahan muna as of today yung autopsy report, sir. Okay? Salamat, sige, sir. Magandang hapon po and muli po ang aming pakikinig. Maraming salamat, attorney. Okay, thank po. Thank you, sir. Po. Maraming salamat, sir. Din, sir. Sige po. Magandang muli, hapon. Nakikiramay kami.
Thank you po. Sige po, at mag-news break muna po tayo. At okay, meeting. Shari. At magbabalik po ang Wanted sa Radyo at ang oras natin 3:04 ng hapon. And ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Orafan. Kung bibili po kayo ng home appliances, mga kapatid, dapat po ay nasa una nating listahan ay ang Orafan. Matibay na mura pa. Saan pa kayo mga ka-idol? Sa Orafan na tayo. Kaya Orafan po dapat ang lagi nating itatanong. And Federal Tires, pwede po kayong tumawag mga kapatid sa 877-200-00 para mahanap niyo po ang pinakamalapit na Federal na tindahan. And again, ang barley, feel amazing with amazing pure organic barley, at bumili na po ng amazing pure organic barley sa lahat po ng lihiti mong I am distributors. 3:05 ng hapon mga kapatid, dyan lamang po kayo at magbabalik po ang Wanted sa Radyo. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan. Nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline Tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong Chika Tita, Laila Chikagora. Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha! Pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Bawat tao may pagsubo. Dahil pag hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Eh, totoo naman, mayroong ganyan. Oo, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang nag-aanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil sa iba niya po hinanap. Oo. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo, kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM.
Orinsyang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Idol. Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa totoo. Masarap ang higa ng katotohanan. Dito tayo sa totoo. Walang kasinungalingan. Tunay na kapatid. Iyong maaasahan. Saan man sa bansa at sa mundo na may Pilipino. Dito tayo sa totoo. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information, at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. At nagbabalik pong wanted sa radyo ang kakampi ng mga inaapi. And bago ang lahat, happy birthday po kay Happy Birthday kay Catherine Manalo. Ayan, Kuya Renren, sino na naman tong Catherine Manalo na ire? Kuya Renren ha. Happy, happy birthday po. Ayan, sa friend daw po ni Kuya Renren. Ako rin dito. Advance happy birthday din kay Dags, no? Kay Antonio Dagdag. At magandang hapon sa mga kaibigan ko, sina Faye Gutierrez, Laika Destajo, Edria Ramirez, and of course, nanonood ngayon si Ari from Candon City. Wow. Ang ninang ko, si Charing Guerrero, at kay Doktora Joma Panganiban. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Okay, mga security guard po ang nasa studio natin, attorney, si sa pangunguna po ni Sir Felix Nepomuceno and Mr. Alan Magasin. At humihingi ng tulong na makuha po yung dalawang buwang na sahod. At kulang din daw po yung kanilang sahod. Sa katunayan dyan, attorney, sa loob po ng 12 oras, 570 pesos labang po ang ibinibigay sa kanila. At ngayon po, minimum naman po kasi sa atin ngayon is 610 pesos po. 570, 12 hours na po, attorney. Okay, so way below nga, no? The minimum. Opo. Okay. Matanong ko lang, no, ating mga security guards dito. Yung, well, underpayment lang ba? Meron ba kayong, binibigyan ba kayo ng mga overtime pay? Wala po, attorney. Wala. So yung 570 na yan, flat yan. Mag-overtime 12 oras man umigit yung i-sinerbisyo ninyo, talagang 570 lang yung talaga natatanggap ninyo. Opo, attorney. Okay. Bali yung duty ninyo umaga o gabi? Shifting po kami. Shifting po kami. So minsan may pagkagabi. 6 to 6 po. Bali yung sa umaga po 6 to 6 hanggang yung gabi, tapos yung panggabi din po magsi-shifting din po. Okay. 6 ng gabi hanggang ano umaga po. Bali 12 oras po. Ikaw, kayo po si Mr. Alan, no? Alan, yes, Magasin, yes, si Mr. Felix Nepomuceno. At yan, anim po sila, mga kapatid, no, nandito ngayon sa ating studio. So, ang nakita kong reklamo ninyo, no? Below minimum wage yung binibigay sa inyo. Walang overtime pay. And 2 months na to. 2 months nang nangyari. Hindi, ano, attorney po, mag-1 month lang po. Ah, 1 month? Opo. So, January? From January 1, cut-off po kami ng 15 hanggang ngayon po di pa kami sumawad hanggang magdadalong cut-off na po. Ah, okay. So yung buwan lang ng January pa yung hindi na ibibigay sa inyo? Opo, opo. So ilang taon na po kayo nagtatrabaho dito sa agency niyo? Bago lang po. 2 months po. Ah, two months pa lang. Opo. Lahat kayo? 2 months pa lang? Opo. May mga yung kasamahan din po kami na hindi pa sila sumawad. 2 months din. Ilan po ba kayong lahat? Ganun na lang. Bali, ang, ilan ang mga hindi binabayaran ng tama? Di sa amin lang po, sir. Kami lang po yung naglakas loob po. Yung nagpunta kayo, pa dito. Oh, kayo po yung naglakas loob ngayon na pumunta dito. Ang yes, gusto ko pong malaman is, meron din ba kayong mga kasamahan na siguro hindi lang nila ma-afford na umabsent ngayon kaya naiwan sila doon. Sabi nila, kayo na lang. Kayo na lang muna. Pero alam nyo na sila din ay hindi nakakatanggap ng tamang benepisyo, tamang bayad. Yun ang sabi nyo. Ilan ba kayo lahat ng mga security guards po doon? Bale, 7 po, attorney. 7. Okay. So,
dalawang buwan na kayo doon. Bayad naman kayo nung December. Okay. So January lang po talaga. Okay. Attorney, nasa kabilang linya natin para sa kanilang panig. Yung agency po na Criss Cross Security Services Incorporated at nasa linya natin yung operations manager po na si Mr. Rolando Gonzalez. Okay. Magandang hapon, Mr. Gonzalez. Si Attorney JV po ito ng ACCIS Partylist. Yes, sir. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po, sir. Ayan. Mr. Gonzalez, ano pong nangyayari dito? Mayroong anim no, na security guards ninyo lumapit sa amin, nirereklamo, hindi pa daw nila natatanggap yung benepisyo nila for the month of January at lumalabas, Mr. Gonzalez, parang hindi pa tama yung binabayad natin. Ma, sir, excuse me po, sir. Oo. Wala po kaming nilabag na anuman po dyan, sir. Nagtrabaho po sila dyan sa amin, tinanggap nila yung trabaho nila. But then, ang ano lang naman nila dito, ang failure lang na sinasabi nila, yung 1 to 15 na ano nila, na cut off, na hindi nakukuha pa. Sinabihan naman namin sa kanila, sir, na ito, pansamantala lang, pero ibibigay din naman ito, sir, dahil alam mo na, sir, alam mo naman, sir, ang panahon ngayon ng pag-ano ng billing. Actually, sir, wala pa kaming collection sa client namin. Nagpapaluwal na kami dyan. Nagpapaluwal na kami ng pasahod, advance ng ano na sahod. Ngayon lang, sir, na-delay yan. Actually, sir, pagka-duty nila, sir, may binibigay pa kami sako ng bigas dyan, sir. Ano pa nga, ano yan, sir? Na-delay lang ng konti yan, sir. Delay lang. 15 days. Sir, ha? 15 days. Okay. Pero well, pinasisay namin sila, sir, ha? May mga CA po yan. Sir, una po sa lahat, okay, narinig namin no, yung sinabi ni Mr. Gonzalez. Pero una po sa lahat, wag po sana nating malitin no, yung 15 days na hindi nakatanggap ng trabaho. Sir, anong, hindi po namin minamalit, sir. Oo, kasi kung araw-arawan no, yung pangangailangan nila, syempre yung 15 days, dalawang linggo na yan, ha, wala silang pambili. Pero matanong ko lang, Mr. Po, Gonzalez, kailan nyo ba mababayaran yung tama itong ating mga security guards? Sir, sinabi nga namin sa kanila, sir, itong cut-off na ito, may bibigay sa kanila ito ng buotoma. It's either within this or next week, sir, dahil yung ano ng collection lang, sir, ang inaantay namin dyan. Hindi naman namin sinasabi na hindi ibibigay yan, sir. Yan po, para sa kanila, pinagpaguran nila yan, pinaghirapan nila yan. Kaya, ano po yan, sir, na ibibigay namin para sa kanila yan, sir? Hindi po namin yan iniipit. Yung totoo niya, sir. Ganito, no, Mr. Gonzalez, sabi ninyo, nagka-problema ba sa collection, kaya hindi nyo muna mabayaran. Pero, that's why, sir. That's yes. Why. Yan ang... Pero syempre, hindi naman na siguro nila problema yon. Hindi sa pag-aabono yung mangyayari dun, kasi obligasyon nyo naman talaga na bayaran itong mga pinagtrabaho ninyo, empleyado nyo to eh. Wala naman pong problema dyan, sir. Wala nga pong problema dyan, sir. That is our obligation to bayaran po sila. Yes. Kaya lang, sir, medyo konting delay. Ilang delay lang naman, sir. Hindi naman yearly ano to na sinabi natin na katulad ng iba na sobrang delay. Ito, sir, pinakiusap na namin yan, sir, na kung pwede. Konting delay lang naman, sir, ito. Pero ibibigay naman, sir, ito. Hindi naman yung ibig sabihin na hindi ibibigay. Yes, yes. Well, ang nireklamo yeah, naman nila dito na. Is yung delay eh. Wala naman po problema dyan, sir eh. Wala naman problema, sir eh. Ay, hindi. May problema po yan, no? Yung delay ng... hindi nila pagtanggap hindi, naman, ng kanilang sweldo. Ninyo. Okay. Okay, sir. Yung sinasabi ninyo na pagkano ng diligence, igawa namin ng para, sir, para may bigay sa kanila yan. Hindi naman ano namin yan, sir. Bigyan nyo sila ng definite yan, na date, Mr. Rolando. Next week po, sir. Bigay namin yan sa kanila. Kailan next week? Tuesday, sir, or Wednesday. Okay, nasa linya po natin, attorney, si Attorney Cesar Petati. Okay. Ang OIC mediation po ng, and arbitration po and legal service unit po ng DOLE NCR. Attorney Cesar Petati, magandang hapon po. Yes, ma'am. Good afternoon po. Attorney, po. Si Attorney JV po ito ng ACCIS. Magandang hapon. Yes po, attorney. Good afternoon ayan. Po. Sir, may lumapit po sa amin, no? Anim na security guards. Tapos nakausap ko na po yung kanilang agency, yung employer nila. Sila po ay na-delay na no, ng mayigit 15 days na ba? No? Na-delay yung kanilang sweldo. So, and aside from that, they are also claiming that they are paid below the minimum wage. Wala silang other benefits like the overtime payment and I suppose yung mga night shift differential pay nila. Sir, Attorney Cesar Petate, una po sa lahat, no? Ano po yung karapatan
ng ating mga security guards when it comes to delayed payment of their proper compensation? Well, pagka po may mga delay na pasweldo po yung ating mga manggagawa, eh, ang una-una po namin dinadesignize, pumunta po agad sa pinakamalapit na field office ng ating departamento kung saan po nakakasakop ang kanila sa kanilang opisina. At doon po natin ipafile yung kanilang mga reklamo at hinanaing sa kanilang mga employer. Para po malaman din natin yung exact address po ng kanilang opisina. At papupunta po natin sa labor inspector at para ma-inspect po kung ano-ano po po posibleng hindi na ibibigay. Okay. Nakarapat well, dapat na ibibigay sa mga magagaba po natin, sir. Yes po. No, so that is the procedure na pwedeng gawin ng ating mga security guards. Pero matanong ko lang, no, Attorney Cesar Petate, pwede bang gawing rason na i-delay yung bayad ng sweldo ng mga empleyado dahil lang sa hindi pa kasi nakakolect sa mga kliyente itong kanilang employer? Attorney, hindi po dahilan niyon para hindi po maibigay o hindi po rason o valid reason yon para maibigay yung benefits o pasweldo ng ating mga manggagawa at kadahilanan una-una. Kaya po bago sila mabigyan ng DO-174, kaya po hinahanapan na natin ang substantial capital na 5 billion. Ibig sabihin po, may kakayahan talaga sila na tugunan ang mga pangailangan ng kanilang serbisyo at ng kanilang mga magagawa po. Yes po, no, Attorney Cesar. No? So, these employers must have substantial capitalization. Hindi lang pwede yes, dumidepende yung kanilang pasahod doon sa makokolekta nila. After all, correct po. Tama po. After all, attorney, di ba? Hindi naman na siguro kagulat-gulat na biglang, ay, may obligasyon pala kaming magbayad ng pasweldo ngayon. Okay, hindi naman yan sorpresa eh. Alam naman nila yan. Alam po nila yan, sir, bilang employer ng mga magagawa niya. Opo, and in so far as yung mga other benefits po, Attorney Cesar, for example, yung overtime pay, kasi I heard they are rendering service for 12 hours per workday. Yes po sir, kailangan pa rin po yun. Kung talaga siyempre ang normal practice naman po natin sa mga security engineer is 12 hours sila ng 12 hours. So talagang meron silang overtime work na ginagawa po na dapat may ibigay din sa kanila. Opo. At kung may mga magagawa naman po sila na duty na mula 10 p.m. hanggang 6 a.m. eh dapat mabayaran din yung kanilang mga night shift differential pay. Yes, night shift differential ha, pag gabi, yes, past 10 p.m. Opo. Yung i-render ninyong service. And of course, Attorney Cesar, they also have kasi allegations, no, na they are nang natatanggap po nilang bayad ay mas mababa sa minimum wage. Oo. So if papasamahan po namin sila sa inyo, tama po, no, Attorney Cesar, magkakaroon diyan ng computation. Opo, sir, opo. Kukumpitan po natin kung anong dapat na natatanggap ng ating mga security guards yan at titignan po natin kung dapat ibayad ng mga sa differential o sa differential o kakulangan na dapat ibigay sa kanila ng kanilang employer po. Okay. Sige. Oh, so malinaw po, no, na may karapatan ang ating mga security guards doon sa kanilang mga hinaing, no? They are deprived. Kumbaga. Pero Attorney Cesar, total nandito na rin lang naman at nakikinig po, no, ang operations manager ng Criss Cross Security Services Incorporated. At they manifested kanina na willing naman na silang bayaran Tuesday next week. Apo. Tama po ba, no, Mr. Gonzales? Nandyan pa ba si Mr. Gonzales? Tama po yan, tama po yan. Ganito ha, Mr. Gonzales, kasi as much as possible, gusto natin solution. Okay? Kung magpa-file pa po kasi kayo ng complaint sa labor, which is totoo naman na talagang meron kayong malakas yung kaso ninyo. Okay? Pero naiintindihan ko kasi na yung ang nire-reklamo nyo na ngayon is yung delay eh. Okay? Eh habang nadi-delay pa yan, eh hindi natin nasusolusyonan yung problema po ninyo. Okay? So ang gusto kong mangyari ngayon, no? Mr. Gonzales, bibigyan sana namin kayo ng pagkakataon na nakikinig yung OIC ng Mediation and Arbitration ng Legal Service Unit ng ating DOLE. Bayaran ninyo. Bayaran po ninyo yung nararapat, yung underpay, yung under wages ng ating security agency, yung kanilang overtime pay. Yes, sir. Kung ano po yung dapat namin bigyan sa kanila, ay tawag nila, bibigyan namin. Yes, thank night shift differential. Hindi lang this month, ha? Kasi yung minimum nila, yung violation, pati nung December, 2 months. So, bayaran natin ng tama, okay, Mr. Rolando. Otherwise, wala kaming choice kundi sasamahan natin, no, ang pag-file ng necessary complaint kasi kawawa naman itong ating mga security guards.
Mm-hmm. Okay, do we have your commitment, Mr. Gonzalez? Bayaran namin, as I said, sir, next week. Okay, ayan ha, babayaran nyo yan ha. We take your word, Mr. Gonzalez. Yes, sir. Okay. Sige, nasa linya din po natin si Lieutenant Renante Bitayo, ang Assistant Chief Special Concerns po sa SOSHA po. Opo, patungkol naman po sa license. Yes. Lisensya po. Magandang hapon po, Police Lieutenant Bitayo. Good afternoon, Attorney. Yes, si Attorney JV po ito. Live po tayo sa Wanted sa radio. Lieutenant, okay. Sir, well, this is SOSHA. So, yung mga, ito po, no, yung nag-regulate ng mga social... social security, yes. De, yung mga security agencies. Sir, narinig nyo naman, no, may concern lang dito kay Criss Cross Security Services Incorporated. Naku-curious lang po kami, Police Lieutenant. Ano pong magiging, pwedeng maging effect nito in so far as yung license to operate ng mga security agencies? Yes, Attorney. Malinaw po na mayroon pong paglabag dito yung pong ating agency, yung po ating Criss Cross Security Services Incorporated. Listed po sa ating Republic Act 11917 under section 238 po. Ito po yung Code of Conduct of Security Services Operators na hindi natin po pwede. Alam nyo, Attorney, there is no such thing for delay, madidelay yung sahod ng ating mga security. Yes po. So, if... kung narinig ko po, kung may agreement naman po between operation manager na si Mr. Gonzalez at saka po yung complainant, kung narinig ko po yung kanilang agreement, kung papayag naman po sila doon, mangyayari naman po yun. Provided po na pwede naman silang magproceed po rito sa ating complaint section para po mag-file ng kaso. Kasi definitely, magkakaroon po tayo ng violation. I-issue po natin violation ticket, yun pong nasabing agency. Okay, yes, no. So meron pong code of conduct, no, mga kapatid. Hindi lamang, no, sa mga ibang professions, pero pati sa mga security agencies as mentioned by Lieutenant Bitayo, they are also governed, no. Meron silang tinatawag na rules of conduct din. Okay? So kahit na sila ay may administrative supervision sa lahat ng mga security agencies, hindi lang kumbaga sa pagmamalabis ng mga security guards ang cover nila. They have rules of conduct and sabi nga ni Lieutenant Bitayo, pwede, no? Ito yung mga delayed compensation, pwede yan maging cover at may kaakibat na liability. Pero, eto, Mr. Gonzalez, inuulit ko lang ulit, ha? Ang gusto ng mga lumapit sa amin ay agarang solusyon. Tama, no? Agarang solusyon. Kawawa naman kasi sila, 15 days na na-delay yung kanilang sahod. Hindi naman pwede nating maliitin yung 15 days, lalo na kung yung pangangailangan ay araw-araw. Okay, wala silang pambili ng kanilang pagkain o iba pang panggastos. So, Mr. Rolando Gonzalez, you heard. Sir. Yes. Attorney, sir, for information, 5 days pa lang naman na na-delay, sir. 5 days pa lang ba yung delay? 5 days pa lang, sir. Well, mag 6 days na, sir. Okay, 5 days or 6 days, the fact is there is delay. Okay? Nevertheless, sir, pero hindi naman ganun ka ano yung delay na... Yes, yes. Well, sige, nila, I stand corrected, no? Kung hindi pala 15 days, whether it is 5 days or 6 days, still there is delay. Okay, Mr. Gonzalez? Yes, sir, still may delay, sir, pero yun nga, sir, 5 days lang yan. Kaya nga, sir, inaayos namin sa kanila na hindi naman, sir, siguro... Sir, ang nangyari kasi yung 1 to 15 po, bali yung pinapasahod ko may 25, yung dapat nun ang yung sahod nun sa yung sakto sa ng Q15 pag 1 to 15. So yung sahod nyo dun sa servisyo nyo 15, ng 1 to 15 ay ibibigay pala ng 25. Oh, kasi nasabi niya na 5 days. Oh, alam sila delayed. Lagpas na po ngayon, bali yung katapusan na po 15 days na rin po. Yes, yes, ganito no. Inaamin naman no na may delay talaga. Okay, whether it's 5 days, 6 days, or 15 days, delay pa rin yan. Kaya, pakiusap namin, Mr. Gonzalez, yes, sir. Isettle na lang natin, ayusin na lang natin. Total, it is the policy naman of mga labor issues na mapag-ayos yung mga parties para mas mabilis din ang solusyon. Tinatawagan po namin yan, sir. Nagagalit yan, sir. Nagagalit si Mr. Gonzalez. Well, nagagalit sila. Narinig nyo na yung commitment ni Mr. Gonzalez. Sa sahod po namin. Kayo ay mababayaran next week ng Tuesday ba, Shari? Tuesday. Okay? Kung hindi darating ng Tuesday, sabihan nyo kami. Okay? And then gagawin na natin yung nararapat. Nakikinig naman from our SOSHA and from our DOLE,
binibigyan natin ng pagkakataon yung inyong agency, okay, na maayos tong problema, kayo ay magpatuloy pa rin sa inyong trabaho at siguro later on, maayos ang inyong relasyon bilang employer-employee. Okay? Ito po yung yes, pinakamabilis na, na paraan na nakikita ko for now. Kasi kung itutuloy natin yan, the delay will just be prolonged. Okay? So, Mr. Gonzalez, kami, we take yes, your sir, word you. Na they will be paid next week ng Tuesday. Yes, okay? Sir. But better, sir. Thank you po, sir. Thank hindi, you very hindi much. Hindi pa kaya bukas, Mr. Gonzalez. O kaya sa Friday. Nakikinig po si Senator Rafi ngayon, sir. Ang gusto sana. Sir. Hindi naman po nadedelay yung serbisyo kasi nila sa inyo, sir. Oo. So, ang sinasabi lang po ni Senator Rafi dito, pasweldohin po ng tama. Kasi hindi rin naman po delay yung serbisyo na ibinibigay po nila sa agency po ninyo, sir. Sir, dadaan yung Sabado, Linggo, sir. Gutom na yung pamilya ng mga tao ninyo, sir. May ginagatas din po kami. Yes, exactly, sir. Eh, sir, kung kaya, sir, bukas, sir, nakikinig po si Senator Rafi ngayon, sir. Ang gusto po ni Senator today, tomorrow po, maibigay. Sir, hindi po pwede nating padaanin pa yung Sabado, Linggo, sir. Kawawa po yung pamilya ng mga tao niyo, sir. At hindi rin po pwedeng nadedelay yung sahod, sir. Sige, sir. Try namin, ma'am, kung ano. Malaman na lang yun. Hanggang Friday, ma'am. Kahit partial. Okay, basta may panggastos lang sila ng itong weekend. Kasi naghirap na itong mga to, no? Yung pundo na rin po namin, sir. Kukunin na rin po namin kasi yung mangyayari dyan, balik. Yung tatanggalin na rin kami niyan eh. Ayusin muna natin, uh-oh, sir, yung yes sa sahod po ninyo, ha? Yes po. Saka po natin ayusin, sir, yung mga iba pa pong ayusin. Pero ang gusto lang po sana ni Senator is maibigay po. Kasi, sir, hindi naman po pwedeng delay. Dito nga po sa RTIA, sir, hindi po kami nadedelay kahit isang araw. Lagi kaming advance. Kasi alam din po ni Idol Rafi na may mga kanya-kanya pamilya din po kami. Yun din po dapat ang iniisip din po ng agency po ninyo. Hindi po pwedeng nadedelay ng 5 araw, ng 10 araw. So yun po yung sinasabi ni Senator Rafi. At kung maayos naman po tayo regarding naman po doon sa sinasabi po ninyo, nakaalalay po sa atin ang DOLE NCR para po ma-compute po ng tama. Binablock na po kami yan, sir. Eh. Binablock kami sa Facebook. Nakablock na kayo sa Facebook? Pati sa GC namin. Mm-hmm. Sige po, ganun po ang gagawin natin. Pinapangakuan na po kami, sir. Tapos... Sabi, darating daw sila, magpapapasiit, tapos hindi naman kami po sinisipot eh. Apo. Okay. So, okay, Mr. Gonzalez, ha, as much as possible, gusto ni Senator Rafi agad-agaran. No? Kung pwede bukas, gawing bukas. Mm-hmm. Okay? Basta hindi pwede na mag-weekend tong ating mga security guards na to na wala pa rin pangkain, walang panggatas sa mga bata, walang panggastos. Okay? Eto, parang nangangayayat na nga tong si Alan eh. Mm-hmm. Nangangayayat nga po. Nangangayayat na. Sige po. Kakaisip. Balitaan nyo kami ha. Imo-monitor na lang natin, Shari. Sige po. Sir Rolando Gonzalez, maiparating nyo na lang po sa inyong head po, no, yung pagbigay po ng mga sahod po ng ating mga security guard po. Thank you po. Salamat po, Sir Gonzalez. Magandang hapon. And sir, imo-monitor po natin yan ha. Ang gusto lang po ni Senator Tulfo ngayon ay maibigay po yung... delay po na sahod at maitama po natin at the same time yung sahod po ninyo. Alam po ni Idol Rafi kung gaano rin po kahirap yung trabaho po ninyo. Kaya pinapangalagaan po ni Senator yung ginagawa po ninyo. Ibinibigay po yung nararapat po para po sa mga manggagawa. Okay? Lieutenant Renante Bitayo. Yes, ma'am. Teniente, maraming salamat po at magandang hapon po, Teniente. You're welcome po. Salamat po. Magandang hapon. Ayun, at kay Attorney Cesar, maraming salamat din, no, from DOLE NCR. Yes po. Okay? Sige sir, magandang hapon po. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Makukuha po ninyo yung sahod po ninyo. We will make sure sir, by Saturday or Sunday may maibibigay po kayo. Hindi po pwedeng wala kayong maiuwi po na sahod po sa pamilya po ninyo. Minomonitor ni Senator. Okay? Maraming salamat po. Sige, maraming salamat po Attorney. Maraming salamat po. Mag-ingat kayo ha. Sige po. Thank you po. Salamat po. Magandang hapon. Okay. And salamat po. Magandang hapon. Okay, at mag-news break muna po tayo at ang oras natin 3:34 ng hapon. Diyan lamang po kayo. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo.
Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cossing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. May namiss ka bang mga shoot, pasa at hiyawan? Ngayon, hindi na! Dahil araw-araw mo nang mapapanood ang mga paborito mong sports programs sa TV. Watch us on these channels. Free TV Channel 41, Signal TV Channel 6, Sky Cable Channel 59. One Sports, ito ang go-to tambayan for your favorite sports programs. Dito ka na sa paboritong tambayan mo pagdating sa sports. Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampagising na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon. Kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na no mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5, True FM. May gusto ka bang i-share sa programang Sana Lord? Mga kwentong kakaiba at kapupulutan ng aral. Ipadala lamang yan sa aming email address, sanalord@radio5.gmail.com. Maaari rin kayong sumali sa aming Facebook community page. I-type lang sa search box, Sana Lord sa Radyo 5 True FM. Official kwentuhan, Sana Lord. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sana kwento mo na ang susunod na babasahin ni Lord De Vera. Sana Lord sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Ipagsigawan ang pinagdadaanan. Why hold back? Kung makakagaan naman ang kalooban. Si Nora, sabi niya, shoutout sa sarili ko. Naku, kailangan ko bigyan ng lakas ang sarili ko kasi pagod na pagod na pagod na ako. Sabihin na yan sa inyong chika tita, Laila Chikadora. Kaya kayo mga bagets kayo ha, makinig kayo kay Tita L, makinig kayo kay Tita Laila. Yang mga nanay nyo, mahalin nyo yan ha. Shoutout, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Season 2 na ang Wow Mali, Doble Tama. Pranks na parang totoo, ito todo pa. Ang mga prank stars kakasapa rin sa malupit na panggugutan. At tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap ng mga kwento na tatamaan ang ating mga puso. Jose Manalo at Wally Payola sa Wow Mali, Doble Tama. Tuwing Sabado 6:15 PM, tutok na sa TV5. Bangon na bangon po ang husay ng anchor na nagbubukas ng ating mga umaga sa Radyo 5 True FM. Buong pagmamalaki po naming binabati ang ating early morning anchor ng programang Bangon Bayan with Mon na pinarangalan ng Gawad Pilipino Awards 2023. Si Mon Gualvez ang itinanghal bilang Outstanding TV Reporter of the Year sa Dangal ng Bayan category. Ang tema ng parangal para sa taong ito ay Duyan Ka ng Magiting. True na true po na ang masipag at maagap na News 5 correspondent ay certified magiting na mamamahayag din. Congratulations, Mon Gualvez, kapatid! Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Rafi Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM.
dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Okay, 3:39 po ng hapon at nagbabalik pong Wanted sa Radyo. At mga kapatid, humabol na kayo dahil huling araw na po ng anniversary sale po ng Seikatsu. Naka 30% off po plus free shipping po ang Good Night, Pro Fiber and yung Got Right. Yung lagi po namin sinasabi dito, yung Good Night po mga kapatid, yan po ay highly recommended po ni Senator Raffy Tulfo para po sa mga mahirap hirap sa pagtulog sa gabi. Madaming iniisip, stress na stress, dahilan kung bakit sila nahihirapan sa pagtulog. So very effective po ang Good Night and also yung Pro Fiber and yung Got Right po natin para mapangalagaan po ang ating digestive system. So naka 30% off po sila and free shipping na po yan mga kapatid. Pwede po kayong mag-message din sa kanilang social media page po na Good Night Food Supplement. Got Right Food Supplement and Pro Fiber Food Supplement. Pwede po kayong tumawag mga kapatid sa mga number po na nasa screen po ninyo, 0905-237-1702 and 8353-0388 and 8353-0390. And ang mga kapatid, ang bahaging ito ay itinin po sa atin ng Wensha Spa Center. Ang sarap magpa-massage sa Wensha Spa Center. And yung Wensha Spa Center po natin, meron silang branch sa Timog and sa Pasay and sa Banawe. So bisitahin niyo po ang Wensha Spa Center. Ano yan eh? May shabu-shabu. Yes, full experience. Yes, so mag-try na kayo mga kapatid sa ating Wensha Spa Center. Si Mr. Romeo Dizon at humihingi siya ng tulong na magkaroon po ng konting puhunan po para sa kanilang magiging lugawan na negosyo. Hindi naman daw po makapagtrabaho po si tatay dahil siya po, attorney, ay na-stroke na din po. At meron tayong video ng panawagan po ni tatay. Panoorin po natin. Ay, Dolly. Kung matulungan niyo po kami. Ito po yung pwesto po namin. Sa Wanted sa Radyo para po matupad po yung plano ko nga po na ako magtitinda dito sa tulong po ng nagiging puhunan. May bias po ito at kung ang lugaw po matuloy po dito sa amin, yun nga po hiningi po si Raynon na makabili po ako ng gamit niya sa Manila bago nalain po dito. Papasama na lang po ako sa kong okay. Anak na panganay. Okay. Si Tatay Romeo po, yung nasa likod po niya, attorney, yun po sana yung pwesto ng gusto niya sanang ipagtayuan po ng lugaw. Bali, ang nagre-request na lang po ni Tatay, yung konting puhunan lang po yung para doon sa mga kaldero. Okay naman. Sa mga kaldero po at yun nga po, parang panglugaw po. Yes, yes. So Tatay, yes. Magandang hapon po. Magandang hapon din po, ma'am. Sir. Opo, Tatay, magandang hapon, no? Well, nasabi po kanina ni Shari na kayo po ay na-stroke. Opo. Kailan pa po nangyari yon, Tatay? May 3 years na po ang nakakaraan. 3 years? Opo. So 2021, no, Shari? Opo. Tapos kayo po ba ay merong mga anak? Itong anak ko po na nasa Norsagaray po, kasama ko po silang tatlo. Ah, tatlo po yung inyong anak. No? Opo. Mga ilang taon na po itong mga yung anak. Yung panganay ko po, sir, ay 14 years old. 14? Opo. 1-4? Opo, 1-4. Okay, 14 years yung, old. Yung pangalawa po, lampas ng 12 years old. 12 years old. Puro bata, no? Puro minor de edad. Opo. Tapos yung bunso ko pong anak na babae, 9 years old po, sir. So 9, 12, and 14. Opo. So sila ay kailangan pang ano, no, pag-aralin. Nag-aaral po sila doon. Nag-aaral. Yung may asawa po sila? May naghahatid po na service pag pumapasok sa school po. Hindi, may kinakasama po kayo, tatay? Yung nanay? Opo, yung nanay ko. Yung nanay ng mga anak ko. Kasama bata. Ko po. Opo. At tatay, no, na sabi po sa amin kanina na kayo ay nananawagan, no, ng tulong para sa inyong lugawan. Opo, yun po sana ang plano namin, sir. Na opo. Ganun po. Yung stroke po ba, anong naging ano, iniwan sa inyo, anong side effect ng stroke sa inyo? Meron po, na-paralyze po ba yung parte ng katawan? Yung kaliwa ko po na
na paa ko po hindi ko pumamailakan ng dalawang buwan. Yung kaliwang buwan. Paa? Opo. Okay, so kailangan nyo ng assistance pag kayo ay naglalakad? Oo. O, nung medyo naka-recover na naman po ako, hindi ko na masyadong kailangan. Nakakapunta na po ako dito na ako na lang mag-isa. Basta may opo, awak opo. Lang po ako ng tungkod, sir. Ah, may tungkod po si tatay. May tungkod si tatay. Ah, ah yan. Oo. Ito po yung tungkod ni tatay. Okay, ayan. No? So, okay. Tapos tatay, siyempre, kailangan din, no? Siyempre, pang sustento sa inyong pamilya. Ito po, yung lugawan po ninyo ba? Kailan pa po ba nagsimula yon yung lugawan nila? Dati po, ang mga tinitinda po namin noon, yung nung nasa Bicol kami, ganun na po ang ginagawa namin. Lugaw talaga? Opo, at saka may mga kahalo po na mga kikiam, itlog. Yung po ang unang tinitinda namin. At saka, sabi ni Shari dito. At saka po yung, kung tawagin doon ay sinapot, yung saging po. Opo, oo. Ano po, banana queue? Banana queue po, ma'am. Ah, okay, banana queue po. Alam mo, attorney, tatay, opo. Lahat po ng binanggit niyo po na merienda, lahat po yan ay paborito ng RTIA. Madalas po, kaming naglulugaw ng mga RTIA. Balay mo, tatay. O, attorney. Oo. Of course, no, ganito, no? Ang ACCIS party list po sa yes. Tanggapan, of course, ng ating butihing Congresswoman Jocelyn Tulfo ay tutulong dito po kay Tatay Romeo Bizon. Yes. Maraming okay? Salamat po sa inyo. Opo, no, siyempre, nakikita naman natin, Shari, no, yung naging epekto no, ng stroke kay tatay. At siyempre, yung kanilang pangangailangan, no, meron pa siyang tatlong menor de edad. Alam mo, no? Attorney, nagpapatunay din po dito na hindi porket kayo po ay may pinagdadaanan or may kapansanan, may sakit, hindi magsa-stop na doon yung pagtatrabaho. Si tatay talagang nakita rin po natin na nagpupursige po siya dahil meron din pong mga bata na nakaasa sa kanya. Yes. Okay. Opo. And pwede din natin makausap attorney si Miss Apple Cruz ng Barangay Secretary po ng Barangay Bigte, Nor Zagaray, Bulacan. Ayan po. Magandang hapon po, Ma'am Apple. Okay, naputol. Okay, Ma'am Apple? Yes, ma'am. Okay. Ma'am Apple, kamusta po ba ang kalagayan po ni Tatay Romeo dyan po sa kanilang lugar? Opo. Siya po ay nakatira ngayon sa Sitchonabos at nabibilang naman po siya talaga sa poorest of the poor. Oh. Tapos po, siya po ay wala pang 1 year dito na nagstay. So, sa kasalukuyan po, siya ay pinatira nung kamag-anakan niya. Dahil wala nga po silang sariling bahay, tapos po wala pong hanap buhay yung mag-asawa. Si tatay po ay senior citizen at yung asawa po niya ay may sakit po kaya hindi po makapaghanap buhay. Tapos mayroon po silang tatlong anak, grade 8 po yung panganay, tapos grade 7, tapos grade 4 po. Oh, so po. Galing po sila ng Bicol, Sorsogon. Okay. Opo, tapos dahil wala nga po silang sariling bahay, tapos senior citizen na si Tatay Romeo, pinatira po sila dito. Kaya lang, according dun sa asawa po niya, parang ngayon pinapahanap na po yata sila ng ibang titirahan kasi pauupahan na raw po yung bahay. Okay, so kailangan din nilang i-relocate, kumbaga, no? Ganito, no? Ma'am Apple Cruz, no? Of course, no? Kayo po ay nasa barangay. Ang ACCIS party list po ay tutulong kay Sir Romeo Dizon at sa kanyang buong pamilya. Pero siyempre, no? Kung mayroon din silang ibang kakailanganin, kami rin po sana ay umaasa rin, no? Na ang barangay Bigte, Nor Zagaray, Bulacan ay makakapag-abot din ng tulong. Of course, nasabi nyo rin naman na ang pamilya nila belongs to the poorest of the poor. Opo, handa naman pong magbigay ng tulong ang pamahalang Barangay Bigte po. Sa mga katulad po ni Sir Romeo Dizon. Oo, baka pwede rin natin silang i-enroll, Shari, no, sa 4-piece program. Yes para po. Para makatanggap din sila ng buwan ng tulong, at least nasa gobyerno. Opo. Sige po, at i-work out ko po ito. Ayun, maraming salamat, ha, Miss Apple Cruz. Apo. Salamat po, magandang hapon. Welcome po. Nasa kabilang linya din po natin ang may bahay po ni Tatay Romeo, si Ma'am Evelyn, Emeline. Ma'am Emeline, magandang hapon po. Magandang hapon din po, ma'am.
Ayan, Ma'am Emeline. Kay, yes, si Attorney JV po ito. Ma'am Emeline, no, na-mention kanina ni Ma'am Apple Cruz na kayo rin pala ay may opo iniindang ano, sakit? Opo, opo sir. Maari niyo po bang ano sabihin kung ano tong karamdaman? Ako po sa kasalukuyan ngayon na attorney ay lumalaki po yung aking tiyan. Hindi ko po alam kung ano po to kasi noon po may schedule na po ako dati na bago mag-pandemic sa PGH i-operahan na sana po dito yung tagiliran ko po. Ay nagkataon na nag-pandemic po, hindi na po natuloy hanggat umuwi na po kami ng Bicol. Ayan, no? Yan so, po. Hindi lang pala yung kumbaga pagka pangkabuhayan ng ni, ng pamilya ni na Sir Romeo, kailangan din ni Emily, no? Kailangan mapatingnan natin nung panahon pa pala ng pandemic. So ano to, sa tanggapan po ulit, no, ni Congresswoman Jocelyn Tulfo at makikipagtulungan. Of course, no. Pagsamahin na natin lahat ng tulong na maaari sa atin, no? Magjo-join force na po tatay ang RTIA and ACCIS party list po. Ang office po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo and ni Senator Raffy Tulfo, ang Raffy Tulfo in Action, para po maibigay po yung tulong po sa inyong pamilya. Ano po ang masasabi niyo po tatay? Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos na binigyan niya po ako ng mababa pang buhay. At lalo na po sa pagpunta ko po dito na inasikaso din po ninyo ako kahit balik-balik po ako, papasalamat po ako sa lahat ng kabutihan po na binabalak niyo po na maitulong sa amin. Dahil nga po ako nag-stroke po ako. Na-stroke po ako, hindi ako makalakad dalawang buwan. Kaliwa ko po pa, tapos nanginilig ang katawan ko po. Kaya ang ginagawa niyo po sa akin, hindi ko po makakalimutan sa pamilya ko. Puso ba ako nagpapasalamat sa inyo, mga staff dito. Lalo na po sa inyo, sir, ma'am. Kapabuti ninyo sa mga tao. Palain po, lalo kayo ng Panginoon Diyos. Maraming pasalamat kay idol ko na si Mr. Raffy Tulfo po. Buong puso ba ako nagpapasalamat sa lahat po dito sa inyo, ma'am. Congresswoman Jocelyn Tulfo. Thank you po, sir. Opo, Tatay Romeo, no? And of course, Shari, si, ano, yung misis ni Sir Romeo, si Emeline, papakita na rin natin, no? Kasi concern, ano? Concern din natin, of course, yung kanyang kalusugan. Okay. Mm-hmm. So medical assistance. Medical assistance, yes. ACCIS party list attorney ang maibibigay po natin kay Ma'am Emeline. Tatay Romeo. Opo. Since narinig nga po ni Senator Raffy Tulfo and ni Congresswoman Jocelyn Tulfo of ACCIS party list, tutuparin na po natin yung hinihiling niyo po na kabuhayan po na lugawan. Lalagyan po natin yung tatay ng mga kaldero, ayan, ng mga panglugaw, tokwat baboy. Ano pa tatay? Yung pambanana cue, tatay. Yung kanina. Opo. Banana cue. Tatay, alam niyo. Oh, tatay, lahat ng binanggit niyo tatay ay kinakain ng RTIA. Yan yung lagi naming merienda dito tatay. Opo. Dahil dyan tatay, babiyahe ang RTI, de joke lang. Bibis, malay mo tatay, pero hindi naman namin maipapangako, pero ang gusto sana namin is maibisita ang RTIA team sa inyo tatay, dahil tatay, kung alam mo lang kung gaano kami ka-avid fan talaga ng lugaw at ng mga banana cue, maruya, kamote cue, fishball, mahilig kami dyan ng RTIA tatay. Malay mo kami ang una mong customer. Makamakasikim po kayo sa mga ganyan na lulutuin po namin, ma'am. Ano bang sikreto niyo sa lugaw, tatay? Kung bakit masarap? Ano bang specialty niya? Yung asawa ko po kasi talagang cook siya. Siya po nakakaalam. Ako naman po kasi dahil ako lumaking Bicol, ang alam ko pong lutuin yung mga pilinat. Pilinat. Oh, masarap nga rin yun. Saka banana chip po. Yun po, ang alam ko pong gawain. Ayun po, no? Ayun po, sir, no? Sabi na kanina ni Shari, magtutulungan ang RTIA at ang ACCIS party list, lalo na kay Congresswoman Jocelyn Tulfo, tutuparin po natin ang inyong kahilingan. Salamat, okay? Po muli sa inyo, ma'am
Jocelyn Tolpo po. Opo. Sa inyo, attorney. Opo. Kay Senator, lalo na minumonitor, pinapanood po nila tayo, naantig yung kanilang puso sa mga ganito, no? Yes, Shari, po. Lalo na, kitang-kita naman natin na gustong-gusto lang naman ni tatay na may meron siyang maibigay, kumbaga, sa pamilya niya. No? Meron, bigyan lang natin siya ng konting kakayahan, kumbaga gano'n, no? Mm-hmm. Lalo na po kay Sir Tolpo, salamat po, idol. Noong ko pa kayo pinapanood. Siguro mga 20 years na ako nanonood sa, doon po sa kabesa, DCXL. Ay, nasa DZXL pa si Senator. Naka-monitor na talaga kayo, tatay. Oh, lagi kong... Ayan, maraming salamat po, no? Deserve niyo po talaga ng tulong, tatay. Yes, yes. Opo. Okay, Ate Odette, babiyahe ba tayo Norzagaray? Ang RTIA, RTIA goes to Norzagaray, Bulacan. Magsasabi, save the date na siya. Magsasave the date na tayo para mabisita si tatay. Ayan, kami po ang first customer niyo, tatay. Salamat po, ma'am. Gagawin po. Oh, yes. Sabi po ni Ate Odette, tayo ang first customer niyo. Madami-dami kami, tatay. Tatay ako, hindi ako isang bowl lang, ha. Kailangan yung tokwat baboy crispy. Ayan. Ayan, at natutuwa kami, tatay, at nakangiti na po kayo ngayon. Emotional lang ako kasi. Opo. Unang lapit ko pa lang po dito sa inyo. Opo. Na entertain nyo na agad po ako. Opo. Yun po talaga. Salamat po, ma'am Jocelyn. Yes po. Ay, hindi po ako si Kong Jocelyn. Ako si Shari. Opo. Pero na nakikinig po si Kong Jocelyn. Ma'am Shari po. Salamat po. Magandang hapon po, tatay. Kausapin po kayo nila, Ate Odette, sa kabila. Salamat po. Salamat po ulit. Salamat po. Magandang hapon po. Ayan po. Ay, rapit po po. Thank you, sir. Thank you po. Salamat po. Yan po. And of course, syempre, ang tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng ACCIS party list. May naghahanap kay Attorney Pau. Si Attorney Pau, sobrang busy lang po. Sobrang busy lang po ng Attorney Pau Cruz. Pero nakikinig siya ngayon, ha, Shari, si Attorney Pau, okay? Mm-hmm. So, magandang hapon din sa'yo, Attorney Pau Cruz. Oo. And syempre, mamimiss namin si Rose. I love you, Rose. Huli. Ano na muna si Rose? Magpapahinga muna si Rose. Well, na maraming nakanood kay Rose. Siya yung madalas na pinapasayaw ni Senator Raffy dito nung pandemic. Huwag kang umiyak, Rose, kasi naiiyak ako. Huwag kang umiyak. Pero welcome ka pa rin naman kung babalik ka ng wanted sa radyo. Welcome na welcome ka. Ayan, isa si Rose. Sa mga segment, magagaling na segment producer ng Wanted sa Radyo. Ayan. Senior, umiiyak na ba sa likod? Umiiyak na naman si Rose. So, ayun po, malalagasan muna kami ng isang staff. Pero babalik yan si Rose. Naiintindihan naman namin, babalik yan dito sa Wanted sa Radyo. Ayan. We love you, Rose. Ayan. Intern lang namin dati si Rose Dolien. Tapos dito na siya nakapag-asawa actually. At ngayon po, may personal lang po siyang kailangang asikasuhin. And babalik yan. Yan, babalik. Sana bumalik agad. Babalik no? Yan. Ayan, yan po si Rose, yung aming segment producer. Mamimiss ka namin, Rose. Huling ere mo muna ngayon dito sa Wanted sa Radyo. And thank you very much sa serbisyo. Ayan, tutatawa siya. Thank you very much. And mga kapatid, maraming salamat. Umiiyak na daw. Maraming salamat. And thank you very much sa mga sumubaybay po from 2 p.m. to 4 p.m. At ako po si Shari Roman. Magandang hapon po. Muli po, ako po si Attorney Jairus Vincent Bernardes mula sa tanggapan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng ACCIS party list. Magandang hapon pong muli sa inyo.
sa Bar Dagulan serye. At ako po muli si Shari Roman. Magandang hapon po. At ako naman si Marcel Tufo Tungol. At syempre ang program po ito ay atin sa atin ng Robust Dietary Supplement for Men. Di umatras at di umayaw sa bawat laban dahil sa Robust Astig Ka. Ito ay gawa sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria, Sinumarium at GABA. Mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan upang manatiling masaya at ang loving-loving yung mag-asawa. Robust, 70 pesos per tablet. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. At syempre, kung kayo naman po ay may mahaba-habang laban, Robust Extreme po, mahaba-habang romantic date kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme, ito ay 140 pesos per capsule lamang. Robust Extreme, super astig na to. Robust Extreme is also available at all leading drugstores nationwide from ATC Healthcare International Corporation. Ayan, maraming salamat. So, ang difference between the Robust and Robust Extreme ay ang Robust po ay yung light blue, yan po yung short term, as I explain. And yung Robust Extreme po ay long term, parang gusto nyo po sa mga jowa nyo at sa mga asawa nyo. Pang matagalang laban. Ayan. So, subok na matibay. Ayan, ito po, Robust, ang kakampi nyo sa lahat ng laban. Yes, maraming salamat netizens. Sa pagtangkilik sa Robust, alam naman natin na from Senator Raffy Tulfo, talagang subok at garantisado ang Robust capsule. Yes. Ang Robust po again is 70 pesos po ang SRP per tablet at yung Robust Extreme naman po ay 140 pesos lamang po per capsule. Ayan. Uh-huh. So thank you very much. At ang ating pag-uusapan for today's video, bakit nga ba hirap sa ibang tao na humingi ng patawad o sorry? Daw na itopic na natin to mga netizens. Yes, pero may mga iba talaga nagsa-struggle talaga on how to say sorry, lalo na kung hindi nila usually sinasabi with the other people. Kahit naman sa loved ones sila, may mga ganun talaga. Like ako, hindi ako masyado ma-i-love you na tao. Mm-hmm. Hindi naman dahil I don't love people around me, it's just mas gusto kong ipakita through actions rather than sabihin ko lang. Like, it's magkaiba kasi kapag pinapakita mo versus sinasabi mo lang. And when you do both. So, ako kasi I'm more on showing it to you rather than just saying it all the time. Mm-hmm. Pero like, kunyari, for example, kami ni Patch, we do say I love you every time. Every time we have a phone call, when we drop the call na mag-I love you kami, ganyan. As in, parang mag-asawa, ganyan. Mm-hmm. Mas madalas pa nga ata kami nag-I love you kaysa kami ni Garrett. So, there are some people that I do say I love you too, na frequent, like every conversation, every text message, mm-hmm. na every day. So, sorry, it's something na para kasing sorry meaning parang failure. Kaya parang siguro mahirap sabihin. Parang mm-hmm. may nagawa kang right. mali or may failure kang nagawa na hindi mo naman sinasadya. Pero kasi responsibility mo. So, yun yung tingin ko bakit mahirap magsabi ng sorry sa tao. Kasi wala namang ibang, or nahihiya. Ga-pride kasi or yung pride chicken. Yes, ayan. The fried chicken. Yun. For me, actually, sorry is an easy word to say. Especially kung minimin mo. Kasi, kung saying sorry lang, like, literal, kunyari ngayon, like, sorry. Kung hindi mo naman siya minimin, it's really easy to say. Kaya, napansin ko dun sa mga sincere, sila yung parang bumibuelo mm-hmm. to say sorry. Kasi, it's really sincere. Mm-hmm. Kasi, di ba, sa mga open forums and even sa they always say na may mafe-feel ka na parang nag-sorry siya, pero parang hindi ko ramdam. Even without yung hindi naman kailangan umiyak, pero mafe-feel mo kasi kung sincere yung sorry compared sa, wala, masabi lang na sorry. Mm-hmm. Alam mo yun, parang matapos ng lahat. So, feeling ko kaya nahirapan yung ibang tao kasi they choose not to be sincere.
na dapat when you say sorry, you should be sincere kasi huwag ka na mag-sorry kung hindi ka rin naman magiging sincere kasi useless siya. Mm-hmm. You're just putting words into your mouth na hindi naman na dapat lumalabas kung ayaw mo naman pala talaga sabihin. Meron din naman taong sorry ng sorry. Oh, meron din naman yung nakakaumay na mag-sorry. Pero kasi, yun nga, again, yung feels na ganun, parang kung same mistakes palalo, parang hindi minimin. Kasi if you would say sorry, siguro once, twice, thrice, lalo na kung petty lang naman yung ano, is okay. Pero more than that, parang totoo ba, ulit-ulit, parang gusto mo bang ibahin yung self mo na? Kasi diba, parang hindi na siya healthy. Topic natin. Oo. Nakakasuya yung sorry ng sorry kasi parang hindi siya natututo. But may mga tao kasi na sorry na ng sorry kasi nasanay sila na lagi silang fail. Mm-mm. And hindi din madali yun sa part nila. Yes. Oo. So may mga tao na minsan sobrang natatakot sila na maging insensitive sa feelings ng ibang tao. Kaya parang minsan inuunahan na nila, sorry, ganun. Parang yung ibang tao, parang ba't ka nagsisorry? Okay lang yun. Pero may sobrang sensitive lang nila sa feelings ng ibang tao. Kaya inuunahan na nila. So may mga tao ganun din. Sorry ng sorry. And yung iba, nahihirapan humingi ng sorry kasi ayaw rin nilang, ayun nga, tanggapin yung pagkakamali nila. And minsan, mas maganda kasi na bigyan muna din natin sila ng space or ng time para makapag-isip-isip. Hindi naman din natin pwedeng overnight lang yung, lalo na kung mabigat-bigat yung problema, mabigat-bigat yung nagawang pagkakamali. Hindi rin naman natin silang pwedeng pwersahin na ora mismo magsasorry. Yes. Diba? Siguro mas sincere kapag pinag-isipan. Oo. Oh, tsaka, it really takes time. Lalo na kung sincere yung sorry. Just, diba, unang-una, kung kayo yung magsasorry, huwag niyong madaliin yung sarili nyo. It should be coming from you innately na gusto mong mag-sorry and you want to say it in your own way, in your own sincerest way. So, yan lagi yung sinasabi ko and remind ko sa mga friends ko and even to myself. Like, if I'm gonna say sorry, I should take the time. Ayokong ma-pressure ako cause all of the people around me are saying, mag-sorry ka na. I think it's my choice na when to say sorry, how I'll say it, na ayoko nang minamadali ako at the same time, kasi ako naman yung magsasorry. So, you should do the same. Kasi, ganoon naman talaga. Kasi mas mafe-feel ng tao na sincere ka when innately galing from you na gusto mo na mag-sorry. Gusto mo ganito mag-sorry. Alam mo yun? How you'll say it, how you'll say it to the person na may nagawa kang mali. Diba? So, huwag kayong magpapapressure sa ibang tao kasi mas magiging hindi sincere yung pagsusorry nyo. Kung if you don't feel like saying sorry, then don't. Diba? Huwag nyo rin pilitin yung sarili nyo. Ah, kunyari, mali mo talaga. But, yun nga, pinipilit ka na ibang tao na mag-sorry ka. Pero ikaw innately, you don't want to say sorry. Then, don't say sorry. Mm-hmm. Kasi, ganun din eh. If you say sorry, kasi, wala, alam mo mali mo, pero, sa loob-loob mo, ayaw mo talaga mag-sorry. Eh, maybe that's you. Mm-hmm. Diba? May mga iba naman, pwede ka naman mag-sorry. Mm-hmm. Paumunahan mo lang. And then, mamaya, sorry ka ulit, tapos i-explain mo na yung side mo. Parang again, pampalubag-loob lang. Diba? Pampalubag-loob lang. Again, time heals talaga. Mm. Everything. So, if you think you need time, then take the time you need para ma-realize mo na paano ka magsusorry, paano mo sasabihin. Do you just say sorry? Do you explain everything? Do you explain your side? Do you explain what happened? Diba? So, just don't pressure yourself. Kasi baka mas lumala pa yung situation and yung mga nararamdaman nyo if pilitin nyo yung sarili nyo. Yun. And also, yung sinasabi ni Ma'am, wag natin kalimutan yung meaning ng sorry. Bakit, ano bang purpose kung bakit ka humihingi ng tawa doon yes. sa tao? Kasi may mga ilan, humihingi na lang ng tawad para mabawasan yung guilt na nararamdaman nila. But hindi talaga sincere sa nagawa nilang pagkakamali. Yeah. So, let's say for example,
ex mo, humingi lang siya ng sorry sa yun, sa nagawa niya. Pero hindi talaga siya sincere sa nagawa niya dahil gusto niya lang matanggal yung guilt na nararamdaman niya. Pero mm-hmm. alam mo yun, yung ganong feeling. So, one time tinanong ko na rin sa ex ko yan eh. Sabi ko, yan bang paghingi mo ng sorries para mabawasan yung guilt na nararamdaman mo? Or talagang humihingi ka ng sorry sa akin dahil nasaktan mo ko? Mm-hmm. So, mararamdaman mo yan eh sa tao. So, may mga ilang tao na humihingi ng sorry para lang ma-less yung guilt na nararamdaman niya. Yeah. Diba? But it doesn't mean na sincere talaga silang humihingi ng sorry sa'yo mm-hmm. sa nagawa mo. May mga ilan, ganun din. Ina-admit nila yung pagkakamali nila. Ina-admit nila dahil gusto nilang mabawasan yung guilt na nararamdaman nila na every time na magkasama kayo, may ginawa siyang kasalanan. Pero hindi para sabihin sa'yo dahil nagsisisi siya sa nagawa niya. Yes. Pero paano mo ba madidistinguish yun, madam? Yung kung hindi sincere? Oo. Mafe-feel mo yun. Ako kasi, like, the feeling, magaling ako kahit the way you say it. Alam ko kung nag-a-acting ka lang sa akin or mm-hmm. you're sincere or not. I think that's my talent. Pero to everyone else who doesn't have the same talent as me, kung you feel like you don't feel anything, parang maybe you're not ready to accept the sorry, yun pa pala, if you're gonna be the one to be said sorry to, if you don't feel accepting it, like, innately, wag mong i-accept. Mm-hmm. Or like, just be quiet and, alam mo yun, don't say anything if you don't feel like accepting it, pero nag-sorry na yung tao. Then, give it time. Ma-realize mo din na at least, di ba, nag-sorry na siya, tapos na yung part na yon, kahit hindi mo pa siya ina-accept at that time nung nag-sorry yung tao. But, yun nga, don't get pressured with people around you na magbati na kayo. Kasi Filipino culture yung ganun, mm-hmm. na magbati na kayo, na hindi kasi ganun kadali yun minsan. That it's really time which heals everything, lalo na kung away-away yan, di ba? So, lalo na kung galit, away. So, just, di ba, give it time, give each other time, give yourself time, di ba? Alam ko, ang dami nagsasabi, sayang oras, kung give time, kung hindi pa magbati ngayon. Yes, but, mas magiging organic kasi if you give it time. And, from within mo, kung may glow from within, di ba? Mm-hmm. May acceptance from within. So, just, wait for it. Sasabihin naman ng mind mo and ng heart mo na, okay, I'm ready. Diba? I'm ready to be friends again. I'm ready to be dating again. I'm ready to mingle again. Diba? Kasi if you make pilit, you cannot. Mm-hmm. Mas magugulo lang yung life mo pag pinilit mo yung mga bagay-bagay na hindi ka pa ready. Diba? Mm-hmm. So, just give it time. Yun yung pinaka-secret. Just time. Kung feeling mo, naguguluhan ka pa with everything, even yung pagsasorry mo, hindi mo sure kung dapat ka ba magsorry. Kasi di ba may mga instances na sa situation, hindi mo sure kung ikaw talaga yung may mali o parehas kayong may mali, di ba? Pag mga ganon, give it time. Kasi mafe-feel mo naman yan eh. Na minsan kahit hindi mo naman super kasalanan, gusto mo lang mag-sorry kasi for the sake na technically na-hurt mo siya or nagkasakitan kayo or whatever it is. Diba? Just time. Time talaga will time help heals. You. Yeah, hindi lang quote yung time heals all wounds. It really helps you in reality. So, sa mga nasasakta dyan, may pangtapal tayo. Sisters! Ayan. Sisters! Sisters Sanitary Napkins and Panty Liner Sisters Feminine Care Stand. Proud, we are one, we are sisters. I love my sisters from Megasoft Hygienic Products Incorporated. Yes, ang sisters so, po mga kapatid, meron silang regular flow and heavy flow. Ayan. So may promo pack din kung magta-travel kayo, palung-paluyan. And meron tayong panty liners which we use every day, lalo na pag humid yung pinupuntahan ko, I really use siguro mga dalawang palet minsan. Kasi syempre pag mainit, marami tayong discharge mga kababaihan. So, it's very hygienic to use this. So, also consult your OB kung hindi kayo sure kung kailangan nyo mag ganito or
you want to try it, pero hindi nyo alam kung paano siya, like, for what siya, mm-hmm. like, bakit kailangan mag-panty liner everyday. So, yun, you can consult your OB with that. Kasi kahit gusto kong sabihin sa inyo, hindi ko pwedeng i-ano kasi hindi ako doktor. Yes. Nangarap lang ako minsan pero hindi ako doktor. May mga ilan kasi na irritable sa panty liners. Oo. But yung sisters kasi hindi ako hindi ako irritable sa sisters. And manipis kasi siya. Ito yung gamit ko overnight. Kasi nga, malaki yung hinaharap natin. Malaki yung binababa din natin. Yes. Ito yung ginagamit ko. Sisters panty liners. Meron siyang I think it's different eh. Mas marami to. Uh-oh. Ito, may 20 sila. May 20 liners. Ito may 8 liners. Siguro pang travel. Yes. Ito meron yung pang almost a month. So, depende kung paano ka gumamit din. So, yun. Thank you, Sisters and Megasoft Hygienic Products. We are one. Ayan. We are sisters. I love my sisters from Megasoft Hygienic Products Incorporated. And nasa kabilang linya natin si Emily Halos. Ma'am Emily Halos po na nasa Lebanon ngayon. Hi, ma'am. Good afternoon po. Hello. Good morning po. Good morning. Magandang araw po, Ma'am Emily Halos. Kamusta po sa Lebanon? Malamig po. Winter. Ah, winter. I mean, nagsusnow po ba dyan? Sorry, hindi pa kasi nakapunta dyan. Yep. Ay, nagsusnow. Yes po, nag-snow po dito. Shala. Matagal na kayo, ma'am, sa Lebanon? Since 2001 pa po dito. Huwag nyo naman po kaming angasan. Charot. Charot lang. Dalawang dekada na si madam. Oo nga. Madam, anong pong work ninyo dyan? Domestic helper po. Ay. Yun yung work mo ever since 2001? Yes po, yun po. Ay. Isang amo ka lang or paiba-iba ka ng amo? Isang amo lang po. Ay. Oh, sumatagal ka na sa amo mo. Anong inalagaan mo, bata? Opo. Ay. Noon po, dala noon, mga bata po sila ngayon, mga binata na. Oo, nasa 20 plus na yan, madam. Kaya nga. 35 yung isa, 29 yung isa. So, feeling ko naman, tinatrato ka ng maayos kasi hindi ka naman tatagal dyan kung hindi ka tinatrato ng maayos, which is good. And swerte ka kasi ganyan yung amo mo. Yes po. Mm-hmm. So, Ma'am Emily, kayo naman po, ano po ba ang pananaw po ninyo kung bakit may mga tao po nahirap na humingi po ng patawad or humingi po ng sorry? Pananaw ko po kasi naging experience ko na rin sa mga foreigner at saka sa ibang tao. Kagaya nung mga isang araw, nag-away kami ng amo ko dahil lang sa anak niyang artista. Kasi may anak siyang artista nga. Minsan tayo may pagkakamali rin ang mga amo. Humingi man ako ng sorry, mahirap para sa kanila kasi sila, gusto nila para palaging silang tama, tayo yung laging mali. So, ako karapatan ko dahil din naman na ipaglaban kung ano yung side ko. Pero sa kanila, parang mahirap. Mahirap humingi ng sorry sa isang kagaya nila. Mm-hmm. Pero deep inside for me naman po, kung alam kong mali ako, tatanggapin ko yung pagkakamali ko. Kung alam nilang mali sila, yun ang mahirap sa kanila. Ayaw nilang tumanggap ng sorry. Kumbaga, si ma'am, sa ano siya eh, kumbaga pumasok siya sa yung topic is pumasok sa work. Mhm. Yung amo niya po pag nagkakamali naman po ba humihingi naman din po ng sorry or kung hindi man po sila humihingi ng patawad or humihingi ng sorry sa paanong paraan po nila na-i-express yung paghingi nila ng sorry sa inyo kasi may ganun eh. Sa amo ko naman po, vice versa, yung aaralin niya yung kung ano yung nagawa niyang pagkakamali, and then in a few days, magsosorry na po siya sa akin. Sabi niya, sorry Emily kasi nagkamali pala ako, hindi pala totoo. Yung ganun, marirealize po niya na siya yung nagkamali, hindi ako.
Mm-hmm. Sorry ma'am ha. Si Grayson kasi. Madam. Parang ang lungkot-lungkot mo naman. Smile ka naman. Opo, kasi minsan andyan yung point na maiiyak ka dahil wala ka naman ginawang kasalanan. Tapos babagsak sa'yo, ikaw ang may kasalanan. Pag nag-sorry ka, hindi niya tatanggapin dahil ako, foreigner ako, siya yung amo, ako yung katulong. Gusto niya siya yung lagi ang tama. Hindi naman po pwede yun. Lalo na dito po sa ibang bansa, kailangan nating mag-ingat kung ano man yung mga bagay na nagagawa natin dahil dito po sa ibang bansa, sorry po, hindi po nila yun matatanggap. Lalo na sa Arab country, matataas sila. Ma'am, curious lang ako, paano niyo po napapakisamahan yung amo niyo po? For 20 years, dalawang dekada niyo na pong kasama yung amo niyo. So, paano niyo po napapanatili yung pakikisama po? Yung ano lang po, pag nagkakamali, humihingi ako ng sorry. Tapos, hindi naman po siya talagang yung amo na baga masyadong matapang. Mabait po siya. In fairness, mabait po siya sa akin talaga. Kasi hindi naman po ako magtatagal dito ng ganito katagal kung talagang hindi siya mabait. Mabait po talaga siya. Pero nung nagsimula po kasi maging artista itong alaga po, syempre nakaka-encounter siya ng ibang tao, nakakasalamuha siya ng iba't ibang tao. Doon na po nag-umpisa yun kasi yung amo ko naman po kasi wala dito yung nanay, nasa ibang bansa. Yung alaga ko lang po kasi ang nandito, yun yung sinasamahan ko paminsan-minsan. So nandyan po yung mag-aaway kami sa topping, mag-aaway kami dito sa bahay, pero mabait naman po talaga siya. Yun nga lang po, mahirap siyang hinan ng sorry. Nag-aaway kami, hindi niya tinatanggap yung sorry. Wait lang ma'am, linawin lang natin yung away. Kasi baka mamaya ma'am, ang tatingan kasi madam, nagkakasagutan po ba kayo, ganon? Oh, minsan po nagkakasagutan po. But hindi po kayo like sinisigawan or minamaltrato ng mali or pinagbubuhatan? Ay, hindi po. Yung ano, nagsasagutan lang kami pero yung pagbuhatan po ng kamay, hindi po. Hindi po nangyayari yun. At least, di ba? Nakikinig naman po sila sa inyo, ma'am. Minsan. Makikinig po sila sa akin. Opo, opo. Vice versa nga po, makikinig siya sa akin. Makikinig din ako sa side niya kung ano yung mga ayaw niya. Nakikinig ako kung ano din yung ayaw ko, pinakikinggan po niya. Ganun po. In fairness, ha? Very good yan. Oo, ha? Kasi, madam, syempre, yung ikabubuti din ng anak mo, alam mo. So, alam mo kung ano din yung mga gusto at hindi gusto din ng anak nila. Tama po? Opo, opo. Hindi naman sila ma'am umaangal na paaalisin ka dahil ikaw po ay sumasagot din sa kanila. Ay, hindi po. Nung nga po ako ng Pilipinas, sila yung pawag ng pawag sa akin na bumalik na ako. Kahit hindi pa tapos ang bakasyon. Ay, maganda yung relationship niya sa amo niya, ha? At opo, maganda po. Mm-hmm. Pero ma'am, may increase naman po kayo dyan? Opo, nag-i-increase po. Saan po kayo dito, ma'am, sa Manila? Ah, Ilocana po ako, sa Ilocos Sur, kababayan ni Presidente Marcos. Ah, saan po kayo, ma'am? Sa Ilocos? Ilocos Sur po, sa bungad po ng papuntang Ilocos Sur. Anong bayan po? Ano? Santa Cruz. Ah, Santa Cruz. Santa Cruz po. Okay. Oo. Kailan kayo uwi, ma'am? Kapabalik ko pa lang po nung June 18 dito. Ah, okay, ma'am, pagdating naman po sa, kasi kanina nag-focus tayo sa work, pagdating po sa family, may mga instances po ba na naipapasok niyo po itong topic na to na humihingi ng sorry sa'yo or kayo po ang humihingi ng sorry bilang isang ina at bilang isang asawa, bilang isang anak? Paano niyo po naya-apply ito, ma'am, pagdating po sa, yung usapin po na ito pagdating po sa pamilya? Pagdating po sa pamilya, minsan po nagkakamali din po ako sa mga kapatid ko, sa mga nanay ko. So ako na lang po yung humihingi ng sorry lalo na sa usaping pang financial, kapag wala po tayong maipadala. Siyempre, kailangan din po dyan sa Pilipinas, kailangan din po dito sa Lebanon, dahil na po sa crisis dito ngayon. Siyempre, may pagkakataon po na mahirap, hindi rin sila nakakaintindi ng salita. Kaya pag nag-sorry ka po, sasabihin ko sa kanila na, sorry kasi
walang wala din ako. Pero minsan po sa Pilipinas, hindi rin po sila nakakaintindi ng salitang wala. Kahit man mag-sorry ka, ikaw pa rin po yung makakarinig ng hindi maganda. So minsan, nandyan yung mapapayak ka na lang po, nandyan yung mag-uusip ka, kung ano-ano. Sorry na lang ang lagi kong sinasabi sa kanila. Pero kung minsan, kung may solusyon naman, bakit hindi po? Sa asawa niyo, ma'am? Ay, wala po akong asawa. May anak po kayo, ma'am? Wala po. Ooh. Dalaga po. Ah, okay. Yung mga kapatid niyo, madam, okay naman po yung pagsasama niyo po? May isa po akong kapatid na hindi po maganda yung communication namin. Pero nang dahil po sa mga anak na lang niya, doon po ako tumutulong. Hindi man po ganun yung maganda yung pagko o yung anuhan namin magkapatid. Pero alang-alang na lang po sa mga anak niya, doon po ako tumutulong kahit po humingi po ako ng sorry. Pero yung asawa po ng kapatid ko is talagang ma-pride siya, mataas siya, na para bang hindi ko kayang kunin yung lumabel sa kanya. Okay. Ma'am, kayo po ba kapag kunyari sa inyo naman po nagkamali, paano niyo po ma'am na tinatanggap yung pagkakamali nila, ma'am? Kayo po ba mabilis magpatawad or binibigyan po muna kayo ng panahon para patawarin sila, ma'am? Mabilis naman po akong magpatawad, pero kung paulit-ulit kong ginagawa, pinag-iisipan ko po kung mapapatawad ko pa ba siya, kung hindi na. Dahil minsan, nagpatawad na rin po ako ng maraming beses, pero paulit-ulit po pa rin ginagawa. Diyos na lang po ang bahala dahil hindi naman po ako ganun kasamang tao na hindi marunong magpatawad ng lubos-lubos. Pinapatawad ko naman po sila pero yung paulit-ulit akong ginagawa ng hindi maganda. Yun na po yung nag-iisip ako kung karapat dapat pa ba silang patawarin o hindi na. Kasi mahirap po yung ganun. Ako yung magpapatawad. Pag magpapatawad ako, mamaya ulit-ulitin. Kailangan ko rin pong mag-isip kung tama na ba o mali. Para hindi naman masyado, madam, na abusado. Diba? Opo. Minsan po kasi abusado po sila eh. Yung lumalagpas na po sila sa limitasyon na wala naman sana, hindi naman sana umabot sa ganong paraan. Pero napag-isip-isip ko sa maraming taon na nagpapatawad ako, na binibigyan ko sila ng pagkakataon, pero paulit-ulit pa rin po silang gumagawa ng hindi maganda. Magso-sorry man, tatanggapin ko. Pero bandang huli, diyan na naman. Naisip ko, bigyan ko na lang sila ng panahon. Bibigyan ko rin yung sarili ko ng panahon kung mapapatawad ko pa ba sila sa ginawa nila. Or yung madaling patawarin, pero uulitin na naman sa susunod na araw, sa susunod na buwan. So kailangan ko pa rin pong mag-isip kung tama na nga ba o hindi. Ayun, tama na yung sinabi ni ma'am, ha? Yung mga kababayan natin, yung mga kabarda natin, na minsan wag din kayo tanggap ng sorry. Pag-isipan nyo muna kung deserve ba ng tao nito na papagbigyan ulit ng sorry or bigyan nyo muna ng time yung mga may pagkakamali sa atin na ma-realize sa talagang maling-mali sila. Di ba, ma'am? Opo. Ayun. Tama po. So, ma'am, bigyan nyo na lang po ng any advice yung ating mga kapwa OFW na kumbaga hirap na humingi ng patawad sa mga nakaalita nila. Opo. Sige, ma'am, go ahead. Madami po dito sa bansang Lebanon, nakaalitan mo man, pero sila pa rin yung matataas ang pride, ayaw humingi ng sorry. So, sa mga kababayan kong OFW sa iba't ibang bansa, bago po tayo magbitiw ng salita, isipin po muna natin kung nakakasagap kayo ng damdamin ng ibang tao. Mahirap po humingi ng sorry, lalo na yung hihingan mo ng sorry, ay hindi rin po niya matatanggap. Kasi iniisip po din niya kung ano yung binagsak mong salita tungkol sa kanya. Kaya sa mga kapwa po OFW, mag-isip po tayo ng salitang ibabagsak natin sa mga kapwa natin bago po tayo humingi ng sorry. Kasi mahirap pong tanggapin ang salitang sorry minsan. Ayan.
May gusto po ba kayong batiin, madam? Sa Pilipinas? Pinabati ko po kayo. Salamat po sa interview, sa lahat po ng mga OFW dito sa iba't ibang bansa na dumadanas ng kalungkutan. Huwag po kayong malungkot, laban lang po tayo dito. Ganyan po talaga ang buhay. Tiis-tiis lang po, makakaraos din tayo. Salamat po, Ma'am Emily. At, ay, Ma'am, i-greet niyo yung mga taga Santa Cruz, Ilocos Sur. Ma'am, sino po? I-greet niyo po yung mga taga Santa Cruz, Ilocos Sur po. Sa mga taga Santa Cruz, Ilocos Sur po, nandito po, binabati ko po kayong lahat sa Bardagulan Serie. Masaya po ako kasi na-interview na naman po ako dito for the second time. At maraming maraming salamat, Ma'am Sherry and Ma'am Maricel po. Ma'am Maricel po, maraming maraming salamat po na nakausap ko kayo for the second time again. Nung una po kasi may shooting yung alaga ko. Ah, may shooting. So maraming salamat po. Ayan. Thank you very much, Ma'am Emily. Yes, thank you, madam. Thank you po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po. Bye-bye po. Ingat po, ma'am. Ayan, si Ma'am Emily Halos ng Lebanon. Tama yung sinabi niya. Bigyan niya rin yung time niya ng sarili mag-isip-isip kung papatawarin niya pabatid tao. Ganun talaga. Yun nga. Like I said, time heals all wounds. Tsaka at the end of the day, nasa sa inyo. If papatawarin niyo ba? Ayaw niyo pa? Gusto mo na bang i-let go na yung tao? Or hindi pa? So, it's really up to you. Ayun. And ako naman tayo sa Bacoor, Cavite, si Ma'am Crizel Yagin for the, ano ba, ilang time na to? Dami na. Hi, Ma'am Crizel! Diba? Pang ano to? Pang 8 time mo na? Ma'am, tapos na po. Oo nga eh. Tapos ka na rin magluto. Opo, ma'am. Pero nag-deliver po ako ng Bico at saka Shanghai, ma'am. Ayan, for the Shanghai. So, Ma'am Crizel, sa inyo, ano naman ang pananaw mo? Kung bakit may mga tao po nahirap na humingi ng sorry? Ano po, ma'am? Kadalasan po, mataas po yung tingin nila sa sarili nila, ma'am. Mm-mm. Kaya, minsan, kailangan mo din magpakumbaba. Pero, kung ganun na tao, iwasan na lang po. Mm-hmm. Para hindi na lang po makapag para wala nang gulo, ganun na lang po, umuwas ka na lang po sa taong mataas yung sarili niya, ganun po. Mm-hmm. Sino paano mo madidistinguish kung sincere ang isang tao pag nagsusorry sa iyo? So yung tao po yung sincere nang magsusorry sa iyo, yun po yung mga taong totoo talaga. Kasi accept niya na may kasalanan siya. Ganun po, ma'am. Mm-mm. Pero ikaw, hindi ka ba hirap mag-sorry? Po. Hindi ka hirap? Hindi po, ma'am. Basta, hindi naman po, ma'am. Kung alam ko pong mali ko, magsusorry po ako. Mm-mm. Paano mo madidistinguish yun? Kasi minsan, di ba, parehas kayong may mali. Or minsan, gusto mo na lang maging mas better na person, kaya ikaw na yung magsusorry. So, paano mo tinatansya na, sige na nga, magsorry na nga ako para matapos na to? Kasi hindi natin maiwasan, ma'am, kung nagkakamali kayo sa isa't isa, babaan na lang po ng fried chicken. Pride natin, fried chicken po. hindi kasi fried lumpia, kundi fried chicken. Diba? Alam din po kami ng jowa ko, ma'am. Oh, lupit mo kahit no? Kahit kasalanan pa lang mabay, magsasorry din siya. Hindi ka naubusan ng Diyos eh. Speaking of ganyan, yung mga babaeng may toyo. May toyo ka ba? Di ba meron? Sabi mo sa amin. Meron, ma'am. Oh, loud and proud. Hindi kasi may mga babaeng nagtotoyo. Meron toyo ang babae, ma'am. Bakit kaya yung mga babae ang hilig magalit? Yung nagtatampo sila, tapos nag-expect sila ng sorry doon sa lalaki, hindi naman nila talaga, hindi naman alam ng lalaki kung ano yung reason kung bakit nagagalit yung mga babae. Madaming ganun eh, di ba? Tapos parang, ba't hindi kaya nagsisorry to? Eh, alam naman niya yung mali siya. Yung mga lalaki, hindi naman alam na mali pala talaga sila. Uh-huh. Minsan toyo talaga eh, di ba? Liga ng mga tagtoyo. Totoo. Yun pala, yung lalaki, hindi naman talaga alam kung anong reason ba't sila magsasorry kasi nagtotopak lang pala yung babae.
Pero hindi po lahat ng lalaki, ma'am, ganon. Mayroon din lalaking nagsusorry kahit tinutopak yung babae, magsusorry din. Oo. Alam mo, may kilala nga ako. Yung babae, kumbaga cold lang siya, siguro dahil sa dami ng ginagawa, ganon. Tapos yung lalaki, parang iniisip agad na, may problema ba? Bakit ganyan ka mag-reply? Tapos, maganda kasi yung ganong lalaki, yung tipong sobrang sensitive sa nararamdaman ng babae. Kinabukasan, tumawag. Nandun sa baba ng bahay nila. Diba? Kilala ko ata yan. Ay, nakwento lang sa akin. Tapos tinanong, ano bang naging problema? Baka pwede mo akong gawa ng kape. Wait, kinwento lang naman sa akin. Kasi yun, kasi mas okay kasi sa mga lalaki kapag very open ka sa mga sa nararamdaman mo, sa problema mo, sa pinagdadaanan mo. And again, hindi yan manghuhula. Nasasabihan patuloy na immature yung babae. Ganon. Hindi pala dapat ganon. Dapat open kayo sa isa't isa yung communication nyo. Kasi, paano nga naman maayos? Ano yun? Ba't may nagharap? Anong problema? Bakit may nag-chop? Akala ko tapos na. Ma'am, nandito po ako kila tita eh. Ah, nakila tita. Anong chinachop? Ba't ang bilis? Anong chinachop? Sisig ba yan? Naglalutri yata, ma'am. Dati ba siyang ninja? Pakita niyo mo. Ang bilis mag-chop? Ang bilis mag-chop? Ano yung kamay niya? Hindi napuputol. Yun ang literal ang octopus. Yan ang lutong octopus. Yan ang idol ko. Ang bilis mag-chop eh. Kala mo sisig eh. So ma'am, kayo naman ang partner mo. Kapag humihingi siya ng sorry, hindi ka naman nauumay sa mga sorries niya. Po ma'am, kasi minsan ano, siya nagsusorry. Sorry, ganito, ganito. Minsan ano, sabi niya, sorry ah kung kinukulang yung binibigay ka, sabi niya ma'am. O bakit naman naiiyak ka? Parang kada topic na lang, hindi naman nakakaiyak. To iyak ka ng iyak, nang gigigil ako sa'yo, ate. Ay, ewan ko mo. Ba't ako napaiyak? Sisters lang. Oo. It's the only thing we trust. Na ngayon, pagkasama mo naman jowa mo, may robas. Oo. Bakit ka naiiyak? Ate. Eh, ganun talaga, ma'am. Pag marami kang obligasyon, eh. Tapos, tinutuyo ka. Kami din naman marami kaming obligasyon, pero tinatawa na lang namin. Kasi pag umiyak pa kami, wala kaming matutulungan. Yeah, true. Wala na tayong choice. Buti sa inyo, ma'am, ano? Ano? Eh, nandyan yung mga pamilya nyo. Eh, kami, mag-ina lang kami. O, oh, diba? O, di, hindi pa pamilya yon. Nangigigil ako sa'yo. Alam nyo, madam. Nandyan ka nga sa tita mo ngayon, hindi pa pamilya yan. Ngayon lang po ako pumunta dito kasi pero, nag-deliver lang po ako ng Shanghai. alam mo ma'am, ito lang ha. Huwag mong masyadong silipin yung tagiging magandang buhay ng ibang tao. Minsan, alam nyo madam, sobrang blessed ninyo, hindi nyo lang alam, hindi nyo lang nare-realize na may mga tao din na sana, di ba man, sana may anak ako parang si anak ni Criselle, sana may negosyo ako na parang nung kay Criselle. Minsan, madam, hindi lang natin na-appreciate kung ano yung meron tayo. Pero alam mo, madam, feeling ko sobrang blessed nyo pong tao. Hindi sukatan yung pagkakaroon ng magandang pamilya, kumpletong pamilya, di ba? Hindi po yun sukatan ng pagiging happy dapat sa buhay. Oo, di ba? Hindi rin basehan yung pagkakaroon ng magandang jowa o loyal na jowa o poging jowa ng kaibigan mo, yung inaadmire, sana ganun din yung jowa ko. Pero hindi nyo alam, ma'am, yung Diyos pala is pine-prepare kayo sa tao na talagang mas deserve ninyo. Yeah. Diba? Minsan kailangan lang natin ng timing and hindi nyo dapat tignan or ibase yung story ninyo sa story ng ibang tao. Blessed kayo, madam. Hindi porket hindi kayo kumpleto. Oh, well, ako, madam, wala naman akong tatay. Diba? Pero hindi ko sinasabing hindi ako blessed kasi at some point, kumpleto pa rin naman ang pamilya ko. Andiyan ang nanay ko at mga kapatid ko, ma'am. Diba? Hindi ko siya tinitake as negative.
Wala, ma'am, kasi kung iyak-iyak ako, madam, wala talaga mangyari. Oo. Same-same. Oo. Iniisip ko na lang, ma'am, kung ano yung mga blessings na meron ako ngayon. Para hindi ako malungkot. Kasi, madam, sa totoo lang, ang dami ko pang hinahangad, ang dami ko pang gustong bilin, di ba? Oh, tama na yung iyak, madam. Blessed kang tao. Masaya lang po ako, ma'am. Totoo ba? Masaya. Interview na lang po ako. Totoo ba? Na feeling ko, ano talaga? Feeling ko talaga magkakaregla siya bukas. Sisters mo yan, te. Iba yung regla mo eh. Baka heavy flow yan. Mag-overnight ka. Mga 3 days. Hindi kasi... Na-delay lang po, ma'am. Ay, naku, nakakatakot yan. Delay. Ako, tigil-tigilan mo ko sa delay. Naku naman. Hindi po, ma'am. Ay, naku, ha? Kasi di ba ganyan yung mga babae? Magugulat ka na lang, imiiyak ka ngayon bukas. Bukas may regla ka na. Naku, ha? Prominent tested yun. Ako, umiiyak ako kasi mag-isa na naman ako manunod ng John Wick. Tapos bukas pa na, may regla na ako. Stress mo, me. Ay, Diyos ko. Ma'am, ano na lang yung gusto mong, hindi, ito pala yung tanong ko sa'yo. Paano naman, madam, kapag sa'yo humihingi ng sorry, paano ka ho tumanggap ng pagkakamali ng ibang tao sa'yo? Ay, ma'am, nakamute ka. Malit. Hindi po, ma'am. Malit ayan na bagay lang po, ma'am. Pag alam kong ako yung may kasalanan, magsisorry ako sa kanya na ganito. Pasensya na kung may nasabi ako, ganito po. Ganun po yun, ma'am. Hindi, pero paano kung sa'yo naman po humingi ng sorry, gano'n po kayo kabilis magpatawad? So, isang araw lang po, ma'am. Kasi ayoko po yung may galit ka sa puso, ma'am eh. Or depende pa rin sa pagkakamali. Opo. At saka ano, gusto ko yung kung gusto niya mag-sorry sa akin o gusto kong patawarin niya, ipa-prank ko po siya. Prankahan ko siya. Ganito, ganito. Yun lang po. Para ano, gusto na kitang iwasan kasi ano, para ano na po. Kasi naranasan ko na po yun, ma'am eh, sa kaibigan ko. Mm. Ano nangyari, ma'am? Madam! Sila mag-accept ng sorry kahit sila pa yung may kasalanan. Ganun po. Pero ikaw na lang po mag-adjust, iiwas ka na lang. Ganun? May mga ilan din yung ano, ginagawang paghingi ng sorry, yung silent treatment. Hindi siguro. Kumbaga, yung silent treatment, yun yung ginagamit lang nila na parang pang-escape kasi may mga tao na hindi talaga sanay sa mga confrontation. So, ang gagawin nila, hindi ka rin muna nila kakausapin. Hanggang sa, ayun na, one time, bigla na lang kayo mag-uusap. Na parang walang nangyari. Yes. May mga ganun din, yung silent treatment. Kaya, sa mga mag-asawa, mag-jowa, tatahimik lang kayo. So, maya-maya, wala na. Nagtitimpla ka na ng kape niya. Pinagsisilbihan mo na ulit, inaakap mo na ulit. Yun. May mga ganun, silent treatment. Hindi kayo nagkiimikan. Ma'am Crizel. Yes, ma'am. Oh, ma'am, i-invite mo ulit sila sa ano mo. Sa negosyo mo, lalo ng mga taga Cavite, Bacoor. Mga ano po, mga bago kong mga suki, ano po, bili po kayo ng ano, mga bilaw orders po, mga pakanin, ganun, ulam, made to order po. Yun lang po, maraming salamat po. Ayun. Bagong mga suki. Pusyong DB, sorry ah. Thank you, Ma'am Crizel. Thank you, Madam. Huwag ka na umiyak. Thank you, Ma'am Marisel. Thank you. Huwag ka na umiyak. Thank you. Gigil mo, me. Hindi na po, Ma'am. Oo, talaga. Tapos pagbaba, iyak ka na naman kasi maalala mo yung mga nangyari. Huwag na. Tapalan kita ng ano, Ma'am. Sisters. Charot. Ma'am, ewan ko. Bakit ako napili? Siguro may... Huh? May ano po, may sasabihin ako. Hindi ko alam. Ano po, gusto ko pong ano po, ma'am. Gusto ko pong magpatulong sa inyo na
magpatol po ako sa tatay ng anak ko. Ah, kaya pala siya naiyak. Kaya ka pala naiyak. O sige, off-air natin gawin yan. Wag na dito kasi dapat happy moments dito. Sa kabilang programa ka pala. Wag ka nang umiyak. Kaya ka nang iyak. Sayang tissue. Mag-sisters ka. Gusto mo panty liner? Opo, padala kita dyan. Hindi, ma'am. Sige, bigay mo. Bigay mo yung sige, details. Sige, off-air na lang, ha? Kaya pala may problem. Sige, ma'am. Discuss okay. Ko na lang. Po. Okay, madam. Wag ka na mag-cry-cry ba? Sige, ma'am. Bye-bye. Thank you so much sa time. Bye po. Bye. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ayarn. Bakit na yung ulo ko? Ano, medyo na bipolar si ate dun pero carry lang. Ano siya, parang naging emotional. Kasi siguro, yun nga, sabi niya about sa kumpletong pamilya. Tapos... nagtitwitch pa rin yung mata ko ilang araw na to. About sa kumpletong pamilya. Tapos, humingi na siya ng tulong sa Wanted sa radyo. Yung pala dahil sa tatay ng anak niya. But then again, alam nyo yun nga, sabi ko, huwag nyo rin kalimutan na may somehow blessed pa rin tayo na gumigising tayong may mga kamay, may mga paa, nakakakita, nakakarinig ng maayos. Meron kayong... Kung may kaalitan kayo sa pamilya nyo, may mga kaibigan kayo. Kung may mga kaalitan kayo sa kaibigan nyo, may pamilya kayo. Diba? So, minsan kailangan din nating magpasalamat sa kung ano lang din na meron tayo. And maging strong pa tayo sa mga, or hinuhulma lang tayo ng Diyos sa kung ano pa yung mga dadating pa sa buhay natin. Ayan. So, again, yung mga taong hirap na hirap na humingi ng patawad. Mm-mm. It takes time. Again, it takes time. It takes time. Hindi effort, lang sa love, charot. Hindi lang sa taong humihingi ng sorry, gayon din sa mga taong naagrabyado or napaggawaan niyo ng pagkakamali. Mm-hmm. Huwag niyo pwersahin na ito na nga nagsusorry na nga ako, tapos ano pa sinasabi mo? Yung sinusumbat yung sorry niyo kasi hindi naman dapat sinusumbat 'yan. First and foremost. So, kung magsusorry kayo, do it at your own pace and do it kapag gusto niyo talagang gawin, 'di ba? Wag niyo pipilitan kapag hindi niyo masyado gusto. Mm-hmm. Okay. So again, mga kapatid, maraming salamat sa Robust. And syempre ang Robust po, 70 pesos per capsule lamang po per tablet. And also sa Robust Extreme, 140 pesos. And sa ating sister sanitary napkins and panty liner. Sa mga kabarda natin, pwede kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel. Nasa screen po ninyo. Yung YouTube channel po natin. And also sa aming mga Instagram account. Kanina si Ma'am, si Emily, si Ma'am, hindi. Kahapon pala today, yun. Kahapon pala yun. Updated siya sa Instagram ko. Bakit daw? Hindi na ako pala story. Sige, dahil baka, daw ba may love life na ako? Gusto mo bang i-explain sa amin? Ba't ka nga ba? What keeps you busy nowadays? Hoy, kahit busy ako, nag-a-update ako sa'yo. Grabe sa ka. Sa akin? Pero sa kanila, syempre nasanay nga sila ng, di ba, super update ka. Kunting ano lang, nagpo-post sa Instagram. Busy lang po tayo noong mga nakaraang araw. Ayun, may pinagtutuunan. Pansin. Ayun. So, thank you very much. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel ng Bardagulan Serye and also sa YouTube channel ni Ma'am Sel. Naka-up na po doon yung kanyang latest video. Mm-hmm. And yung kanyang trip sa Argentina, kung bakit siya sad, kung bakit siya umiyak. So, panoorin niyo po yan. Yun yung story how paano nagpaalam si Henny sa akin. Yes. The LDR edition. So, yun. So, mafe-feel nyo naman yung pain ko doon. Kahit naman, ngayon, may pain pa din. Pero, syempre, moving forward. Ganun ka ka-strong. Oo. Sunod-sunod. Oo. No? Grabe. Oo. So, ayun po mga kapatid. Panoorin nyo po yung latest video ni Ma'am Sel. And follow kami sa aming mga Instagram account. Sasha Roman and Mar Tulfo. Tungol. So, mag-subscribe na kayo and also follow us. And sa Barda family natin, pwede kayong mag-join sa ating Bardagulan Serye group page, mga kapatid. Marami na pong naglalabas ng sama ng loob doon and nag-a-anonymous lang naman po sila. So, kaming mga admins lang po yung nakakakita ng identity ninyo, yung account ninyo. At minimake sure naman natin na safe
yung identity niyo sa amin para hindi kayo nakikilala ng ibang kabarda. But kung gusto niyo naman, ini-invite din naman natin sila dito. Yes. Binibigyan natin ng payo dahil hindi lang po kayo, again, hindi lang po kayo yung may mga problemang ganyan. Marami po ang may pinagdadaanan din. So, mas maganda na makachikahan namin kayo dito, ma-explain namin, mabigyan namin kayo ng payo para maluwag din ang inyong dibdib. Yes. So, mag-join na kayo sa Bardagulan Serye at mag-ingat po sa mga fake page po ng Bardagulan Serye. At nagpapakilala po kami, kung hindi kayo kampante sa kausap nyo doon sa Bardagulan Serye, i-video call nyo. Ako lang po yan or si Regina ang haharap po sa inyo sa video call. Okay? Mm-hmm. So, thank you very much mga kapatid. Ako po si Shari naman. Magandang magandang hapon po. At ako naman si Marcel Tufo Tungol. At syempre, huwag po natin kalimutan ng Robust at ang Robust Extreme na hindi umaatras at di umaayaw sa bawat laban. Ayan. Robust is 70 pesos SRP and Robust Extreme is 140 pesos. Again, bukas mo muli 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bardagulan Serye.